At syempre, magandang tanghali at umaga rin po sa mga ka-business partner natin from abroad, ba? Diba? And then syempre, sa ating 30 participant on counting pa, ba? Diba? So, guys, ipasa natin yung link na ito sa ating mga ka-business partner. Syempre, nawala pa dito sa Zoom natin and then sa mga for follow-ups din natin. So, pwede pa po natin ipasa yung link para naman po, diba, makita nila yung ganda ng ating sistema or yung ganda ng gabing ito, diba, ng ating online business preview, diba. Syempre, and then, before we start, syempre, so kailangan din natin yung presensya ng ating Panginoon. So, hinihiling ko po or hinihingi ko po ang iyong attention para po tayo ay manalangin. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord God, ikaw po ang manguna sa aming virtual gathering na ito. Basbasan mo po ang aming pagtitipon, kaluguran mo ang gabing ito, at basbasan mo rin po ang taong magsasalita na sana po bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom para po maisaayos at maibahagi po nila ang magandang opportunities na mayroon po ngayong gabi. And then Lord God, patnubay at gabay niyo po ang aming hinihiling sa lahat ng oras. And then Lord God, hinihiling ko rin po na yung mga ka-business partner namin na wala pa dito sa Zoom gatherings namin, sana po tapikin niyo po sila na kailangan po nilang makapasok dito sa aming ginagawang gatherings para naman po matutunan po ulit nila or madagdagan pa ang kanilang kaalaman dito sa ginagawa naming business. Alam ko po, Lord, hindi niyo po kami pinapabayaan. Gabayan niyo po kami at bigyan ng proteksyon sa araw-araw naming ginagawa. And then, Lord God, patibayin niyo pa po kami na kahit anumang pagsubok ang pinagdadaanan namin is malalagpasan namin. Alam ko, nandyan ka po sa tabi namin at hindi niyo po kami pinapabayaan. And then, Lord God, sa lahat ng bagay na hinihiling po namin, alam ko po, ibibigay niyo po in the right time. And then, Lord God, palakasin niyo po din ang aming grupo na pagtibayin niyo pa po at pagbigkisin niyo po lahat ng mga ka-business partner namin, especially din po sa mga leaders namin. Na Lord God, ikaw na po yung bahala sa amin, and then gabay mo sa lahat ng oras ang aming hiling, at patawarin niyo rin po kami sa mga kasalanang nagagawa namin sa araw-araw. Lahat po ng aming dinadalangin, tinataas po namin sa inyo, in Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. So yun. Amen. Diba? And then syempre, good evening din po sa ating Facebook. Ayan, sa ating Facebook viewers, kasi napapanood tayo, live po tayo. Diba? Sa ating Savior's Power for System page. Ayan. Okay? And then syempre, sa 29 participants, so good evening din po sa inyo. So, bali, shout out ko lang din po sila. So, unang-una na po dito sa screen ko, yung ating pinaka-founder na si Mentor Mark Colmano. So, magandang gabi po sa iyo. And then, sunod po si, yung founder din po ng Kratos na si Sir Bregantel Saji. Ayan, magandang gabi po. And then, syempre kay Hits Jaime Molina Jr. Ayan, may kasama siyang Chikiting. So, good evening po. And then, syempre, sa kay Sir, ayun na, wala. Ayun, kay Gold Alan Eras. Ayan, soon to be business partner namin yan. And then, kay sa aming founder ng Gold na si Sir Ramon Belo. So, magandang gabi. And then, kay Gold Feligreso, OFW from Saudi. So, magandang tanghali po ba dyan? Diba? And then, syempre, sa founder din po ng God's Army na si Ma'am G. Mirabel. Ayan, good evening po. And then kay Ma'am Gold Kokolaika, good evening po sa iyo. And then syempre sa founder din po ng outstanding na si Ma'am Dolores Ramos. Ayan, good evening po sa iyo. And then kay Kratos Aileen Coronel. Ayan, good evening po sa iyo, Ma'am. And then kay Kratos
Margie Monsalud. Ayan, good evening po. And then syempre sa pogi naming seaman na si Sir Jerry Sibugan. Ayan, from Team Gold. Good evening po. And then syempre, hindi rin papahuli ang isa ring pogi ng Team Kratos na Sir, si Sir Aldindo Tagsip. Ayan, di ba? Hello, sir. And then syempre, yung founder din ng Quality Vision na si Sir Nestor Abistado. Ayan, kahit busy-busy sa kanyang tindahan, di ba? Still on commitment pa rin. Ayan. And then syempre sa guest namin na si Sir Rolly. Ayan, good evening sir. And then kay Gats G. Nanding or si Sir Nanding, good evening po. And then syempre, isa rin po sa pogi ng aming team na si Sir Gold Hernandi Mayo. Ayan, good evening po all the way from Taiwan. Ayan. And then syempre, kay Sir, sa aming guest and soon to be business partner din, kay Sir Christopher, ayan, from Team Gold. Ayun, good evening po. And then kay Kratos Chell, ayan, good evening. And then sino pa ba? Ayan, kay Gold Chad, good evening po sa iyo din, sir. Kumusta po, di ba? And then kay Manilin I.A. Diaz, ayan, good evening po sa iyo. Welcome po dito sa Savior's Power for System. And then kay Gold Maribel Sibugan, ayan, good evening. And then kay Lynn OG, ayan, good evening po, ma'am. Ayan, naka-off-cam po. And then kay Hits Mark ng Dream Team, ayan, good evening po sa'yo, sir. And then syempre sa isa rin po sa guest namin, si Ma'am Angela, ayan, good evening po sa'yo. And then kay Hits Rose, ayan, good evening din po sa'yo, madam. Ayan. So, sino pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Ayun. Ayan, kay Kratos Algendi. Ayan. Good evening din po. And then, kay Sir Goldcart Ramos. So, good evening po sa'yo. And then, ayan, sa lahat po ng guest namin, and then sa mga hindi ko po nabanggit, so welcome po and good evening po dito sa ating online business preview, diba? So napakaganda, so dapat stay ka lang, diba? Focus ka lang, diba? And relax ka lang din dyan sa posisyon na kung saan nandun ka, diba? So ayun, syempre hindi rin natin kakalimutan yung ating Zoom rules and ethics, di ba? Para naman po, ha, yung gatherings natin is well-organized. Okay po, so mag-share screen lang din po ako para sa ating rules, di ba? Ayan, so nakikita po ba yung aking screen? Patype naman po ng 1 dyan, kung okay po. Ayan, yun, maraming salamat po. So, Zoom rules and ethics po tayo, di ba? Para sa mga bago ngayon, kung newly ka pa man dito sa ating gathering, so kailangan po natin mag-rename. Ayan, kung hindi mo pa po alam mag-rename, so consult mo po yung iyong taong nagpapasok sa iyo dito para ma-rename ka po niya ng grupo kung saan ka man po bilong. Okay po? And then, make sure na convenient ang place mo, hindi maingay at palipat-lipat ng pwesto. Ayan. So dapat na, sabi ko nga, 'di ba? Dapat dun ka sa pwesto na kung saan walang distraction sa paligid mo. Para naman syempre lahat ng learnings na matutunan natin ngayong gabi is ma-absorb natin, 'di ba? And then syempre, bawal ang nakahiga, 'di ba? So 'yun, bawal po 'yun kasi kumbaga itong training natin is hindi po online tulugan, 'di ba? So nandito tayo para po matuto and then maka-absorb ng new learnings, okay? And then syempre walang damit o nakasanto at natutulog. So bawal po 'yan. So much better po na mag-suitin po tayo ng t-shirt na medyo kaya-aya naman po tingnan kasi
dito sa Zoom gatherings natin. So, may mga guests po tayo na syempre, binabrowse-browse din po nila yung mga nandito sa Zoom, di ba? So, syempre, pag na-spot, na-spotkan kanila na hindi maayos, so parang maano sila. So, dapat nakaano din po tayo, formal kumbaga. And then, syempre, siguraduhin nakamute ang audio. Ayan, so para maiwasan ang destruction sa speaker. So, tama naman po yan. So, kung makikita nyo, meron tayong mic sa gilid ng ating cellphone, di ba? So, wag na natin siyang galawin dyan. So, stay put lang yan dyan. Di ba? Para wala pong destruction yung ating speaker, di ba? Para dire-diretso yung talk niya once na wala pong maingay, syempre, di ba? Para continue yung pag-deliver niya ng learnings dito sa gatherings natin. Okay po ba yun? And then make sure na connected ang audio. Ayan. So, eto rin. Di ba? Kung bago ka, and then hindi pa connected or hindi mo pa kami naririnig. So, sa mga may mga guests po na hindi pa connected yung audio nila. So, pa-assist na lang po para po marinig nila tayo. Diba? Kasi sayang naman po pag hindi nila naririnig yung gatherings or yung online business preview na napakaganda. Diba? So, kailangan lahat po tayo connected yung audio. Okay po? And then, syempre, bawal ang naka-off cam as respect sa speaker. Ayan. So, kung ikaw po ay kung nasa bahay man, 'di ba, wala naman pong ginagawa. So, much better po sana na naka-on cam po tayo. 'Di ba, para nakikita po yung mga nagagapuhan at nagagandahang mukha, 'di ba? Pero kung ikaw man po ay nasa work, so ay understood na po namin 'yon. 'Di ba? Kasi alam naman po natin na once nasa work ka, so alam ko na may bawal, 'di ba? Pero mas maganda rin na nakapakinig ka sa amin. Okay po? And then syempre, tapusin ang Zoom meetings, trainings or gatherings. Ayan. So once nandito ka na, so much better po tapusin po natin. Kasi itong gabi naman 'to, 'di ba? So dito matututo ka po. Dito matututunan mo yung business opportunities na meron tayo. Kasi ito, kapag napakinggan mo hanggang dulo, di ba? So, maia-apply mo, di ba? Sa business na ginagawa natin. And then, maishishare mo siya sa mga gusto mo pang taong matulungan. Okay? And then, kung dalawa kayo sa bahay na nakakonect sa Zoom, so, much better po mag-keep distance muna tayo. And then, mas maganda na disconnect ang isang audio para to avoid echo. So yan, so kailangan keep distance muna. Okay, kung dalawa kayo sa inyong bahay, so layo-layo muna. Bawal muna yung dikit-dikit. Okay? And then keep bridging sa chat room. Ayan. So ayan, para alive po at matestingan natin yung ating chat box diyan. Type nga po kayo ng 4. Kung alive na alive tayo, di ba? Ayun. Grabe. Thank you. Thank you very much. Ayun, nag-pop up na. Maraming salamat po. Alive talaga. Grabe. So, yun. So, kailangan po na mag-chat tayo dyan para naman po, syempre, makita ng taong nagsasalita na mayroong nakikinig. And then, syempre, makita niya na nandyan kayo. Di ba? Nakakapag-interact kayo sa kanya. Di ba? And then, syempre, bring notes and pen. Ayan. So, ito mas importante din to na meron kayong ball pen tsaka notebook dyan sa tabi nyo. Kasi yung isi-share sa atin ng ating speaker, syempre, pag may marinig ka na maganda dyan or talagang importante na makakatulong sa ating business, so pwede nyo po siyang ma-take down notes. Okay po? Kasi for our future reference po yan, magagamit mo po yan once po na nakapag-build ka po ng iyong grupo. Diba? Kasi yung matututunan natin dito sa business natin is may i-apply natin sa magiging grupo din natin balang araw. Diba? Okay po ba yun?
So yun, and then syempre, hindi ko rin po makakalimutan na i-recognize din po ang ating mga, ayan. Syempre, hindi ko rin po makakalimutan na i-recognize yung mga bago po nating sali. Okay lang po ba, Sir Mark? Ayun, okay na po, nakapag-share na ako. So, eto, diba, kung bago ka, diba, mas, ano, mas may excite ka kasi biruin mo sila, diba, talagang grabe yung dedication nila na talagang maka-join dito sa business natin. Okay, so eto po yung mga bago nating sali for today. Ayun, medyo nagloloko lang ang aking net. Antayin lang po natin. Diba? So, ito po yung mga bagong sali sa ating grupo ng Saviour's Power for System. Okay po? Ayun, wait. Ayan. Siyempre, mas maganda po na ma-recognize din natin sila. Okay? Ayan, medyo loading lang po. So, ganito po talaga pag online tayo, minsan talaga mahina yung signal. Diba? So, yun. Restart the program. Oh. So, wait lang. Ayan. Ayan. So, nakikita po ba yung aking screen? Patype naman po ulit ng 1. Well lang po. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. So, eto, ating newly business partner na si Miss Jennifer. So, biruin nyo, estudyante, diba? Kung ikaw, na-share to sa yung business, diba? Kung may kakayanan ka man, diba? Or empleyado ka man, or kung ano mang posisyon yung meron ka sa buhay mo sa labas, diba? Biruin mo si Ma'am Jennifer, so estudyante. Pero, diba? Agad-agad nakasali sa business natin. Diba? So, salute sa'yo, Ma'am Jennifer, diba? So, grabe. And then, eto rin, si Miss Emily. So, bagong sali din po siya from OFW Saudi. Diba? Biruin nyo, talagang kahit na may work siya sa ibang bansa, pero nagawa niya pa rin i-sideline tong business na meron tayo. Diba? So, ganun po kaganda na meron kang ekstrang pagkakitaan kahit na nasa abroad ka. Diba? And then, syempre, eto, si Miss Sherby. Diba? Pero inyo full-time, ma'am. Pero, nagawa niyang sumali sa business natin. Ganong kalupit. Kahit sino, anong background, so pwedeng-pwede dito sa negosyo natin. Diba? So, yun. And then, syempre, eto, isa rin pong housewife. Diba? So, hindi rin papahuli yung mga housewife natin. Diba? Kahit nasa bahay sila, gusto rin talagang makapagdagdag or makatulong sa mister nila kahit nasa bahay sila, di ba? So, welcome po, Miss Evangeline. Ayan, grabe. Bago nating business partner na matutulungan. And then, eto rin, si Mr. Erasto. Di ba? Businessman na siya. May business na sa labas. Pero, eto, di ba? Business partner natin na talaga namang pag-business-minded ka, di ba? Kahit anong negosyo, basta moral, ethical, at malaki yung kitaan, 'di ba? Pinapasok, 'di ba? So isa yung business natin na Saviour's Power for System na talaga naman, 'di ba? Grabe yung kitaan. Kaya welcome po Sir Erasto, 'di ba? And then syempre, nandito rin si Sir Romar, 'di ba? Isa rin pong driver. 'Di ba? Alam ko naman dito, may company driver tayo. So ayan, ginagawa niya rin part-time. 'Di ba, gusto rin niyang magdagdag ng another source of income. 'Di ba? So welcome sa you, sir, and salute, 'di ba? Grabe, ito po yung mga taong tutulungan naman natin, 'di ba? And then syempre, meron din bagong sali, security guard si Mr. Rafael. 'Di ba, grabe 'yan. So talagang naghanap din siya ng ekstrang pagkakitaan. Although alam natin yung security guard is busy rin po yan. Diba? Minsan nga, 24 hours yung duty nila. Diba? Pero talagang gusto niyang siguro, diba? Mabago rin yung takbo ng life cycle na meron siya. So welcome po, Sir
Rafael, 'di ba? And then syempre si Miss Ana. Ayan, isa rin po siyang customer care, 'di ba? So grabe, salute din po sa iyo and welcome po sa business na Saviors Power for System. So sila siya rin po, 'di ba? Bago nating tutulungan dito sa business natin. Okay? So 'yun lang po. 'Di ba? Kung ikaw hindi ka pa kasali dito sa business na meron kami, 'di ba? Huwag ka na pong mag-alinlangan pa. Kasi madami po yung sumasali araw-araw, 'di ba? And then marami po talaga yung natutulungan naman itong business natin as well. 'Di ba? So ano lang, take action ka lang kasi hindi mo naman gagawin yung business mag-isa. And then meron tayong mga ganitong gatherings na kung saan from zero knowledge ka man, 'di ba? Matututunan at matututunan mo po yung business. Okay po? So yun, hindi ko na patatagalin. Medyo nahaba yung pahaba yung aking kwento, 'di ba? So syempre, hindi naman po ako yung bida rito, 'di ba? So i-intro ko na rin po yung taong magsasalita, mag-share sa atin ng business opportunities na napakaganda. So kailangan pakinggan nyo rin po siya, 'di ba? So yung i-share sa atin ngayon, so kailangan matutunan natin and then marinig natin kung gaano kaganda yung ating online business preview. Okay po? So eto, dati po siyang former massage therapist, 'di ba? Grabe. And then isa po siya sa founder ng God's Army, 'di ba? Grabe, napakalupit. And then syempre sa mga achievements naman po niya, so na-awardan po siya 2 times as most improved leaders, 'di ba? Grabe. So yung efforts mo talaga, 'di ba? So marerecognize. Yun din po ang isa sa kagandahan sa business natin. And then syempre, 'di ba, napakalupit din itong mag-share ng business sa atin kasi isa rin po siyang best director ng ating grupo. So let us welcome po, 'di ba, sa babaeng napakaganda at napakaastig, 'di ba, na si Miss Virgie Mirabel. Yun, thank you so much po, Ma'am Mary Ann. Grabe, grabe yan. Then welcome po sa lahat ng 34,000 participants. Ayun, good evening, good morning, and good afternoon po no, sa lahat. And then sa lahat po ng bago, thank you so much, nandito ka. And then pasalamatan mo din yung sarili mo kung bakit nandito ka. Bakit? Kasi may narinig kang magandang kami, may narinig kami dati noon na magandang opportunity kung bakit. Kung ano po yung i-share sa'yo noon, si-share sa'yo, ganun din yung share sa amin. So, ito naman po is yung present na ipipresent po ngayon is yung business na naway meron kayong matutunan, naway magustuhan niyo po. So mag-share na po ako. Ayan, so pakilala lang po ako, no? Kasi sa lahat po na nakakilala sa akin, yung sa hindi po, yun. I'm G. Mirabel po, a former massage therapist and nail tech po before. So, napasali naman po ako dito. Ayan po, so almost 4 years din po ako na nail tech and then nagmamassage po. So, sa alam niyo naman po o ano po yung trabaho ng pagmamassage, hindi po biro yan. And then ayun, masasabi ko lang po sa pag just size pa na po yan, kailangan flexible ka. Hindi kasi pwedeng na isa lang yung alam mo, hindi ka pwedeng
massage lang kasi that time na yon pwedeng mahina, pwedeng malakas. So kailangan marunong ka sa lahat ng bagay kasi kapag massage ka lang, so kapag mahina yung pagmamassage, wala kang kita diyan. So kahit man arawan yung kikitain mo diyan, kasi kami dumedepende rin kami po kasi sa tip, 'di ba? So yung pag may tip po kami, syempre mas maganda kasi dagdag income po yun, diba? Pero yun nga, sa pagmamassage ko dyan, hindi po biro. Lahat po ng buong lakas mo mauubos dyan, lalo na pag maraming tao. Pero tanong kasi dito, bakit ko ginawa yung Savior's Powerful System? Ginawa ko to yung Savior's Powerful System that time na yon na actually wala naman po talaga akong naiintindihan. Baka ikaw, katulad mo rin ako noon, na may inexplain sa akin pero hindi ko naiintindihan. Ang naiintindihan ko lang doon is yung pairing 1515. Yun lang po ang naiintindihan ko. Pero the rest po, wala talaga akong naiintindihan noon. Bakit? Hindi po kasi talaga hindi po bukal sa isip ko yung pagbi-business. Ang nasa utak ko lang is yung routine sa pang-araw-araw na pumita ako. Okay? So kung bakit ko to ginawa, dahil lang din po sa mabuti kong upline na talagang denied niya ako dito. Ayan. So ito po yung nagdala sa akin kung paano ka po nadala dito kung regarding naman sa Messenger mas okay kasi dati offline mas advantage lang kasi yung ngayon kasi kahit nasa bahay ka marami ka pong pwedeng magawa kasama mo pa pamilya mo, di katulad po sa amin noon na everyday kailangan nasa office ka. And then ayun, thankful po ako sa best friend ko dahil isa po siya sa nakatulong sa akin, ginaid niya po ako dito. Wala po siyang sawa na mangulit sa akin. Actually, from the start na sumali siya dito sa business na to, isa na po ako sa kinukulit niya. As in kulit, pero hindi siguro that time nga is wala po talaga ako sa utak ko na mag-business. Ang nasa utak ko lang is kumita, magtrabaho. Baka pareho po tayong scenario. Kasi ang gusto ko po is mahawakan ko kagad yung pera. Yung ganon. Basta ang gusto ko, may kita agad. Pero yung nga, sinabi ko nun sa best friend ko, kung kumikita ka dyan, good for you. Kung malaking kita mo dyan, good for you. Pero kasi nga, nung time nun sa akin, masaya na po ako kung magkano yung kinikita ko. Kontento na po ako. Pero yung pala yung masama to, yung nakontento ka, kaya yung struggle ng buhay mo paulit-ulit lang. Okay? And then, eto po, hindi naman po yun ang pag-uusapan natin. Nirelate ko lang, baka pareho po tayo sitwasyon na nagtatrabaho. So, eto po yung pag-uusapan natin na isa po sa malaking tulong na kung bakit po ginawa yung Savior's Powerful System. Unang-una, advantage po sa atin na online na. Diba? Marami po tayong pwedeng kausapin. Imaginein mo mga OFW, yung mga masama na sa malalayong lugar, pwede natin silang kausapin, tama? And then yung mga taong mga busy sa trabaho, pwede natin makausap. Hindi katulad ng dati, pupunta pa ng office, papupuntahin natin ng office everyday. So sobrang advantage po ngayon sa online na lang. Okay? So ang pinadali po yung business natin. Okay? Yan, online business preview. Ito po yung Savior's, ito po yung ating Savior's Powerful System. Over 1,000 affiliate of worldwide, then authorized distributor of unlimited network of opportunities international corporation. Okay? So ito po sa lahat po ito po ang uno board of directors natin. Si Sir William Barbo, our president, and then Herbie Chua, vice president, and then Oliver Chua and the CEO. Sila po ang ating mga board of director. Sila po yung sobrang galing lang kasi talaga nag-iisip sila kung paano kumita ang mga tao na mas smart, and then sila po talaga yung punot dulo dito kung bakit ang dami na pong kumikita. For example, yung mga top earner natin, di ba? So marami na po silang natulungan, no? Thousand young millionaire na po ang kumita po dito.
Diba? So, yun. Ito naman po, our company profile. So, sa lahat po, kung may pong may mag-aalinlangan po kayo, ito po, kumpletong-kumpleto po tayo. So, yan, DTI, register po tayo, and then SEC, Security Exchange and Register, ano, Security Exchange and Commission po, no? Sa lahat po ng mga tatanong po dyan, no? So, ito po yung nagpapasa ng mga illegal sa labas. And then GMP, ayan. And then halal, ayan po, tayo po ay, ayan, ito po ay bipad ng mga Muslim. So, kung kayo po ay may mga kakilala na kapatirang Muslim, pwede po natin i-share itong business na to. Kasi pwedeng-pwede sa kanila. Okay? And then FDA, Food and Drugs Administration, no? Dahil meron po tayong mga produkto. For example, yung mga ating mga vitamins, di ba? So, yan. Then, yung mga produkto natin is ano po yan sa PDD, di ba? And then, ang ating company, hindi po lang yan basta-basta. Okay? Bakit? Isa po yung company natin na nag-aano na po siya noon na 3 years pa lang, tumatakbo yung company natin 3 years pa lang, pero awardee na po ng ISO. Sobrang lupit lang, sobrang ganda lang kasi bakit? Sa lahat po ng company, yung company po natin yung umuusad na 3 years pa lang awardee na siya. Imaginin mo, ang ISO, nag-certify, nag-ano lang po yan ng pag 10 years na yung company mo. Pero tayo, certified na po tayo. Sobrang ganda lang, diba? Kasi isa po yung company natin na sobrang ganda, legit po. And then, opo, ito po, sa lahat po na nagtatanong kung ang company natin ay meron po ba sa iba't ibang bansa? Yes, marami na po. Okay? Ito po, meron po tayo sa Hong Kong, Macau, Dubai, Abu Dhabi, Singapore, KSA, USA, UK. So, imaginein mo, kahit saan lupalop ka, pwede mo dalhin yung negosyo mo. Okay? Basta't may cellphone ka na wifi data, pwedeng-pwede, kahit saan lupalop ka. Okay? So, sobrang ganda ng ating negosyo. Kahit saan, hindi katulad ng iba, traditional, hindi mo naman pwedeng ang yung business mo is kung traditional niya, nasa bahay, hindi mo nang pwede dalhin kung saan ka magpunta. Ito, napakaganda lang ng business natin, cellphone lang, mabubuksan at mabubuksan mo in 24/7 yung business mo. Okay? And then, imaginein mo ang business natin, hindi lang po ako, ikaw, o iba pa man na nakakaalam. Nationwide po yan. Dahil na-advertise po tayo, imaginein mo, gandang Gabi Vice, di ba? Yan, many price. Yung dati po yan, na talagang aktibo po. Yung mga, ayan, TV5, yung Buhay Pa, ABS-CBN, lagi tayo na-featured po dyan. Okay? Then yung GMA, yan, the Philippine Star, naman Manila Bulletin. Imaginein mo, yung mga yan, mga sikat na mga, yan, di ba? Pang talagang mga big company po yung mahawak nun. So, imagine mo talagang national po is yung ang company natin is malakas po talaga. Diba? Then next. Ayun. Yan. So, sino pong hindi sa nakakilala kay Senator Manny Pacquiao? So, imagine mo kung si Sir Manny Pacquiao is kilalang tao, hindi niya isusugaw yung kanyang pangalan para lang i-endorse yung, hindi po siya nag-i-endorse dito. Okay? So, isa po siya, kasama po natin. Then, meron na rin po siya sa GenSar. Nagtayo din po siya ng, ano niya doon, ng sarili niya din doon para makatulong siya sa kanyang kinasasakupan doon sa GenSar. So, yun po yung tulong niya. Sabi nga, huwag mong bigyan ng isda ang tao. Okay? Ang gawin mo, turuan mo siya mangisda para siya matuto. So, ang ginawa ni Sir Manny Pacquiao is, tinuruan niya yung mga kapwa niya doon sa kajensa niya na magnegosyo. Okay? Para hindi lang po, pag naubos niya yung, para yung sa binigay mo, example, binigyan mo ng isda, tapos naubos, paano na yung kinabukasan niya? Hihinga ba siya ulit sa'yo? So, ang ano doon, ang kagandahan doon, pag natuto ang isang tao, diba? Pag natuto ang isang tao na kumita, tuloy-tuloy na po yun. So, ganun siya. And then, imaginein mo, ayan, isa po sa nagpapatunay na talaga po siya ay kasamahan po natin, diba? Yung kasama po na ang mga board of director natin. Then, so, yun.
Ayan. Earn money at the comfort of your home. Ayan. So, sa lahat po, kahit sino naman po eh, lalo na ngayon, dumating yung pandemic po, di ba? So, dumating yung pandemic, ano po ba yung pwedeng-pwede natin gawin para po tayo kumita ng extra ng pagkakitaan, lalo na't nawala yung trabaho natin, hindi naging normal yung takbo ng buhay natin, kasi nga dumating yung pandemic. So, which is, ngayon pa lang is nag-pumabalik. Pero, hindi po natin, hindi po tayo nakakasiguro is tuloy-tuloy na po yan. Huwag po tayo magpakasiguro. Okay? So, sa lahat po nandirito, sana po meron po kayong matutunan na aral po, no? Ayun. Kung bakit namin to ginagawa, itong business na to. Kasi dumating yung pandemic na yan, isa po ako sa nakasama dito na natanggal po yung work ko, natanggal po yung work namin kasi massage therapy, di ba? So, isa po sa pinaka naapektuhan yung trabaho namin dahil bawal po humawak. Di ba? Bawal humawak sa client mo kasi, di ba, yung alam nyo naman po yung gano'n siya ka-delikado. So, isa po yung spa po. Maraming spa po ang nagsarado. Sobrang dami. Kaya, ang swerte ko lang nung time na yon dahil may makulit akong kaibigan. Kaya kayo, kung may mga kaibigan kayo na makulit at dinadala kayo sa tamang landas, magpaan na kayo. Kasi hindi lahat ng kaibigan dadaling kayo sa tama. Okay? So, yun. Kung ba't ko ito ginawa? Kasi nga, pinaliwanag lang sa akin ng best friend ko noon na try mo lang, wala namang mawawala sa'yo. Which is totoo naman, kasi matagal na akong wala. Okay? Ikaw, meron ka ba? Hindi, imagine mo, kung ikaw, nagtatrabaho ka, din sapat lang yung pinikita mo. Sana, ang i-mindset natin, huwag tayo magpakampante sa sapat lang. Okay? Huwag tayo magpakampante na sa sahod lang natin. Minsan nga, ang sahod natin, kung di, parang coke lang yan eh. Kundi sakto, minsan zero. Diba, imaginein mo, hindi mo pa sinasahod, binabudget mo na yung sahod mo. Tama? Sa lahat po nandirito po, lalo na po sa mga minimum na wage, diba? So sa lahat po na ano, na ganyan, na makaka-relate po kayo dito. Kasi same lang po din po tayo. Minimum lang po, diba? Sa lahat po ng mga minimum dito, minsan pa nga, ang mahirap po kasi dito, yung pag na-late ka, may deduction. Pero kahit maaga ka, walang dagdag. Diba? Sobrang ano lang malupit. Pero dito sa business na to, pag ginawa mo to, iba yung sipag mo, iba yung hataw mo, iba yung sa minimum ha. Kasi sa minimum, masipag ka man o hindi, pareho lang kayo ng katrabaho mong sahod. Tama? Pero dito, sa negosyo na to, yung kasama mo sa negosyo, kung mas masipag ka dito, iba yung kikitain mo. Kasi kung mas masipag ka dito, mas malaki yung kikitain mo. Okay? So, ito po yung start package 1 sa lahat po dito. Ayan. Ito lang naman po yung pinakita sa akin kung bakit ko ito mas ginawa at naintindihan dahil para sa pamilya ko. Okay? So, nag-start po ako dito. Ayan. Ito po yung start po ng ating negosyo is 8998. Okay? Ito po yung mga produkto natin. So, mga essential. So, sobrang ganda dahil mga magandang benepisyo to sa katawan natin. So, excuse me, sa lahat po na nandirito po, ang mga produkto natin, napakainam. So, sa lahat po na, lalo na may mga, yung dahil dyan sa COVID na yan, sobrang laki ng tulong po na ito. Okay? Kasi isa po kami sa, nung time na yon na nag-work kami noon sa labas, tinamaan kami na walang panlasa, pang-amoy, pero ginamit lang po namin yung vitamin C ng ating company, yung mga produkto dito ng pang boost ng immune system. Sobrang ganda kasi sobrang galing na kasi hindi naging worse kasi sa iba worse eh. Pero dito dahil ginamit namin, sobrang bilis lang ng paggaling. Okay, and then ayan. So sa halaga po ng 8998, sa halaga ng 8998, ito po yung babalik po sa inyo. Meron ka pong free groceries worth of 9,500. Okay? So
Pangalawa, magkakaroon ka po dito ng 120,000 family accident insurance. So imaginein mo, may plus po yan. Ano yung plus na yan? Ikaw lang po yung nagpa-member, kasama po yung 6 family member mo, kasama sila. Sobrang ganda, di ba? Saan ka po ba makakita ng bumili ka ng worth of 8,998, pero ito po yung bumalik sa'yo, 9,500 groceries mo. And then meron ka pong 120,000 family accident insurance. Imagine mo, sobrang sarap. Diba? Pag itong 8,998 mo, grocery mo yan kay SM, sure ako walang babalik sa'yo. Meron, resibo. Diba? Then pangatlo, imagine mo pangalawa pa lang yan. Ah. So sa pangatlo mo, meron kang lifetime product discount dito. Actually, meron naman mga discount sa labas. Pero ito, lifetime po kasi. Diba? 30 to 50% discount. And then, pang-apat, meron ka po ditong online account. So, ito yung online account. Ito po yung ituturo sa inyo ng taong nagpasali sa'yo dito, yung taong naging blessing sa'yo kung paano kumikita dito. Ituturo po yan sa inyo. Okay? And then, pang-lima, magkakaroon ka po dito ng free online training. So, imaginein mo, pag ikaw nag-business sa labas, sure ako, ikaw at ikaw lang yung mag-iisip kung paano mo pakikitain yung negosyo mo. Pero dito, tulungan po tayo dito. So, ang kagandahan dito, hindi ka po mangangapa. Pangalawa, may mag-guide sa'yo dito at magpa-guide ka lang. Okay? Siyempre, kung ano man po profession nyo ay respect, o rinirespeto po namin yan. Pero pagdating po dito sa negosyo, siguro magpa-guide po tayo. Ayun po. Kasi iba naman po kasi yung business natin, iba din naman po yung profession nyo. Okay? And then pang-anim, meron po tayong transferable accounts. So ito po yung pang-anim. So ang kagandahan lang dito sa halagang 8998, pwede mo pong i-transfer yung account mo. Siyempre, hindi mo naman inaasahan ang life natin. Hindi natin alam yung bukas. Okay, ito po sa lahat po. Hindi natin alam yung bukas. Kaya kung magdi-decision ka, decisionan mo na. Kasi hindi nga po natin alam yung bukas. Kung meron ka man naiisip ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Okay, so itong maganda dahil transferable account siya, pwedeng-pwede natin ipamana sa anak, sa kamag-anak, sa nanay, tatay, kapatid o asawa. Okay, so sobrang ganda ng ating negosyo. Kahit kaapu-apuhan, pwede pong i-transfer yan. Ang masarap dyan, sobrang ganda kasi legit to na kahit dumating pa man yung God of Akin, tuloy pa rin yung ating business. Okay? And then pang-pito, may lifetime business tayo. So no expiration. So ibig sabihin, yung pang-pito na to, ibig sabihin kahit umalis ka, bumalik ka, andyan pa rin yung business mo. Okay, basta't may account ka dito, kunwari hindi mo muna win-work out, pero nag-account ka dito, pagbalik mo andiyan pa rin yung account mo, 'di ba? Sobrang ganda lang. Kasi sa iba po kasi nawawala, pero dito sobrang ganda kasi tuloy yung business. And then pang-8, so sobrang ganda, imaginein mo lahat ito sa halagang 8998. Pag na-hit mo po yung travel incentive ng company, imaginein mo, may travel incentive po tayo. Pag na-hit mo lahat, yun, wala kang gagastusin. O imagine mo, out of town man yan or out of the country po, diba? So imaginein mo, pag yun, dito po, sa lahat po ng ating mga top earner, yung mga ating mentor, yan, na-experience na po yan. As of now, syempre, ako isa po sa nakakasama nila Upmark, ayun, na-experience ko na rin po na makasama po sila na kung saan-saan po nagpupunta. Sobrang sarap lang kasi wala ka pong gagastusin dito, imaginein mo, tapos ang sarap po ng pakiramdam na talagang free, hawak mo yung oras mo, walang nagmamando, walang boss, alam mo yun, yung parang talagang sobrang sarap lang kasi hawak mo yung mundo. parang malayong malaya ka. So yun ang kagandahan ng business natin, okay? And then, so ito po sa lahat po, ito po yung ating register online. So ito po yung magkakaroon ka po dito, ito po yung online account. Yan. So sa lahat po, ayan. So yan.
Ito po, meron po dito register ID. So yan, yung account mo, i-re-register mo, and then password mo. So imagine mo, dahil hawak mo yan, ikaw at ikaw lang ang makakabukas niyan. And then, mamamonitor mo kung magkano po pumapasok na income sa'yo, ilang po pumapasok sa yung tao, at magkano po yung income mo sa araw-araw. Okay? Kaya kahit saan ka, kahit tulog ka, basta't open yung ano mo, makikita at makikita mo kung magkano pumapasok na income sa'yo. Yun ang kagandahan ng ating online business. Okay? And then, ayun. So, yan. So, may tinatawag tayo dito. Paano po ba tayo kumikita? Okay? Ito, first, direct sponsor. Ano po ba yung direct sponsor? Ito po yung sinasabi na refer a friend. So, magsashare ka lang ng blessing. Magsashare ka lang. Bakit po sinabi na blessing? Kasi pag yung kaibigan mo, tinulungan mo kumita dito, walang sawang magpapasalamat yan sa'yo dahil naging blessing ka, naging daan ka para sa kanya. Pag tinulungan natin na kumita din yung friend mo, kamag-anak mo, di ba? Once na naintindihan nila yung negosyo, sasali po yan. Okay? And then, na-share mo. So, once na may na-share ka, kunwari, si friend 1 mo sumali, ayan, si friend A, ayan, sumali, magkakaroon ka po dito ng 1,250. Okay? So, ayan po yun. And then, nagkasali ka ulit, si friend B mo, na gustuhan, sumali din. Siyempre, magkakaroon ka ulit dito ng magkano? 1,250 ulit. Okay? So, dahil meron kang, in just one day, imaginein mo in just one day tapos sa free time mo lang, no, sa mga nagwo-work diyan kasi ganun lang din ang ginagawa sa mga free time, 'di ba? Then what if nakapagpasali ka ng dalawa, magkakaroon ka po dito ng 2,500 in just one day po. Okay? So ayan, paano po ba 'yan? Nag-refer ka lang. So ito po 'yung sinasabi namin, yung 10% from you. Sa'yo manggagaling po yun. Then 90%, yung explanation sa mentor mo, sa coach mo, yun, sa kanya po manggagaling yung 90% effort na yun. Pero ano po ba yung gagawin mo? Magre-refer ka lang, magpapakilala ka lang, then bahala muna si coach, si mentor, sa nirefer mo. Bakit? Kasi hindi mo pa naman po paano i-explain. Siyempre, as of now, dahil bago ka, kami muna. Okay? Siyempre, habang hindi mo pa alam ko paano i-explain, kami muna hanggang sa matutunan mo. Ganon. And then, ang kagandahan dito, 100% income sayong-sayo. Yung 2-5 mo, yung just one day, di ba, sa ano mo lang yan, sa free time mo, may 2-5 ka pa. Pero pa yung minimum wage mo, di ba? Tapos ito'y dadagdag mo pa. Doon, sarap lang po, di ba? So, sa, yun. So, sa pangalawa, meron ka po dito ang pairing bonus. Ano po yung pairing bonus? Ito po yung sinasabi na basta't meron kang one left, one right equals pair. So, ito po. Yan. Pag meron ka na po dito ng 1 to 5, magkakaroon ka po dito ng 500 pesos. And then, 6 to 10, 1,000 pesos. And then, 11 onward, 1-5-1-5-1-5 ka na po dyan. Wala na po, non-stop na po yan. Wala na pong ano, pipigil sa inyo. So, 1-5-1-5 na po yan. Yan. So, pairing bonus po yan. So, sobrang dami lang kitaan, di ba? And then, paano po ba kumita dito? Get 4 partners. Yan. Ito po yung sinasabi namin dito. Apat lang po yung kailangan natin. So, kung baka tayo, savers power for system. So, apat ang kailangan natin. So, yan. In just one month mo, magkakaroon ka po dito ng 8,000. Okay? So, yan po. Yan po yung structure niya. Pag yan, nasunod po natin. Ganyan po yung mangyayari. And then, dahil yung apat na yan, naghanap lang din ng apat. Okay? So, sa apat, in 2 months, magkakaroon ka po dito ng 8 sa left, 8 sa right. So yung dahil may 8 ka sa left and 8 ka sa right, so may pairing po yan, magkakaroon ka po dito ng 10,000 in just 2 months mo po yan, no? Syempre yung 8 tao na yan, hindi rin po papayag, hindi po kikita yan. And then yung 8 na yan, ang tanong, kilala mo pa ba sila? Syempre hindi na. Pero yung 8 na yan, marami po rin yung kakilala. So maghahanap din po yan ng 4 sa 4. Okay?
So yung walo na yan, dahil masipag, gusto rin pong mita, sa third month mo, magkakaroon ka po dito ng 32 sa left and then 32 sa right. So dahil yung 32, 32 sa left, 32 sa right, syempre may pairing po yan, magkakaroon ka po dito ng 48,000 sa third month mo. So dahil yung 32 na yan, mas malupit, mas mataas ang pangarap, at mas masipag, mas may oras sa'yo, maghahanap lang din po yan ng apat na tao. Okay? Sa third month mo, ayan po yung kikinikita mo, 48,000. And then, dahil na mas masipag sa'yo yung mga taong yan, mas gusto po yung kumita sila, eto po yun. Magkakaroon ka po dito ng 128 sa left, 128 sa right. So imaginein mo, di ba hindi mo na sila kakilala, pero nag-workout po. Ang kagandahan po sa account natin, workout ng workout, kahit hindi mo na sa kakilala, nag-workout po yung mga account, di ba? So sa fourth month mo, magkano po yung pwede mong kitain? Ito po yung pumapalo ka po dito ng 192,000 at your fourth month po. Okay? Dahil yung 128 na yan, maghahanap lang din po na apat na tao yan. So, magkakaroon ka po dito ng fifth month mo, magkakaroon ka po dito ng 512 sa left and then 512 sa right. So, magkano po yung pairing nila? So, magkakaroon ka po dito ng 450,000. Dito po yung pumapalo, yung 450,000. Okay po? Sa fifth month po yun. Marami pong nakakagawa nito. Okay? And then you are only allowed 10 pairs day. So, 10 pares po sa isang araw. So, times po natin, 15 times 30 days. So, magkakaroon ka po dito ng, ayan, dito po yung pumapasok na 450,000 a month. So, yun po, pumasok na po siya, diba? So, ito. Ito po yung tinatawag po natin na safety net. So, bukod pa po dyan sa kitaan na yan, meron pa po tayong tinatawag dito na royalty bonus. So, ano po yung royalty bonus? Ito po yung get 3% bonus from net income of your direct sponsor. So, paano po ba siya? Yan. So, ikaw po yung sa gitna, di ba? So, meron ka pong, imaginein mo, meron ka pong sa left na yung sa left group mo, meron pong kinitang 100,000, and then sa right mo meron din 100,000. So times po natin sa 3%, then sa left, then sa right din po 3%. So meron ka pong kikitain dito na 3,000 bonus. So ang tanong, yung 3,000 bonus, saan po ba manggagaling? Sa tao po ba yan? Hindi po. Manggagaling po yan sa company mismo. Sobrang ganda ng company natin kasi napakabait, di ba? Kasi ang sabi ng company, dahil tumulong ka sa tao na kumita, dahil ito ay may royalty bonus ka. So yan, galing po mismo sa company yan. So imagine mo kumita, nakatulong ka na, kumita ka pa, imagine mo. So 3,000 sa left and then 3,000 sa right. So magkakaroon ka total bonus mo dito is 6,000, okay? So, pang-apat na kitaan, ito po yung unilevel bonus. Ano po ba yan? So, 30% up to 50% lifetime discount on your product. So, sa product natin, lagi po tayong discounted. Sobrang sarap, di ba? Kasi, imaginein mo, sa labas, meron mang discount, pero hindi po yan, hindi po yan lifetime, di ba? Depende po yun. So, ito. So, yan. So, example, left sales group and then right sales group. So, imaginein mo, may 50 ka sa left and then 50 ka sa right. So, total natin is 100. Okay? So, dahil may 100 kang, so, times po natin sa 1,000 yan. Imaginein mo, yung 100 na tao na yan, nag-purchase po ng product. Okay? Yung 100 na tao na yan, nag-purchase po ng product. Ang pinag-purchase nila is 1,000. Sa isang tao, nag-purchase po ng isang libo. Okay? So, ang nangyari po, dahil nag-purchase po sila, magkano po yung kinita? 100,000. Okay? So, i-rebates po natin, magkakaroon po ng 29% up to 10th level. So, ayan. So,
pwede kang kumita dahil ang mga tao mo, nagsasabon, nagkakape, naglo-lotion, gumagamit ng mga vitamins, yan. May kinita ka po dito ng 29%, so magkano po yung 29,000. Hindi lang po yun ah, kung ang tao mo, hindi lang 1,000 ang pinurchase niya, pwede po kasing pataasin, okay? Pwede pa, depende po sa kanila yung kung magkano po ipo-purchase nila ng product sa company. So pwede pa pong tumaas, okay? So sobrang ganda lang, depende po yun, okay? So yan, pwede pang pataasin yung income mo. Imaginein mo, kung ano lang yung ginagamit mo, gumagamit lang din sila. So pare-pareho kayong kumikita. Okay? Yung sarap, di ba? Ang daming kitaan. So ito po yun. Sa lahat po dito, marami pong tanong, what if wala po akong napasali, what if wala po akong na-refer. So ito po, meron sa lahat po, makinig po kayo ha. Sa lahat po dito, yun din po kasi yung tanong ko dati, paano pag wala po akong napasali? Pero ito po yung in-explain lang din sa akin. Yun, pag mabilis makasali, mabilis din kikita. So, sobrang ano lang kasi, di ba? So, dapat i-grab mo agad yung opportunity. Okay? Yan, imaginein mo, kunwari, ikaw yan. Ikaw to. And then, ito yung coach mo. Then yung coach mo, syempre, may team na po yan. Ayan, ito po yung coach mo, meron din pong mentor yan. Ayan. So dahil yan, may team na po yan. So yung sponsor mo, may grupo na yan. Ayan. Okay? And then yung team mo, may grupo na rin po yan. Okay? So ikaw yung pinaka-under nila. Okay? So dahil ikaw yung pinaka-sababa nila, what if wala ka na pasali? Pero si sponsor mo, napakasipag, marami po napapasali every day. Dahil ikaw po yung huli na sumali, no choice ka, ilalagay po yan sa under organization mo. Bakit? Hindi kasi pwedeng may stop. Kasi ikaw po yung pinakababa, so no choice ka, malalagyan ka ng tao, okay? And then, dahil yung team niya, yung mentor niya, dahil every day din may napapasali, no? Kung no choice ka pa rin, sir, ilalagay din sa under your organization mo. Okay? So, what if wala ka nang pasali? Pero, meron kang coach, meron kang team, di ba? Dahil ikaw po yung pinaka-last, no choice ka, malalagyan ka ng tao. Basta, i-settle mo agad yung account mo kasi marami po everyday na sumasali na tao. Kaya nga dito, hindi mo kailangan na matalino ka, magaling ka. Ang kailangan mo dito is mabilis ka. Okay? Dapat mabilis ka kasi pag mabilis ka sumali dito, mabilis ka din kikita, mabilis ka din malalagyan ng tao. Okay? And then, ayan. So, may friend ka na nasumali, bago sali, di ba? So, no choice ka. Ilalagay pa rin yan sa'yo. Okay? Sa under mo yan. And then, dahil may na-refer ka na ng friend one at nagustuhan mo na, so merong sumali sa may sumali na kaibigan mo, nagustuhan yung business, o lagay natin sa right mo. So yan, magkakaroon ka po dito ng pairing. Ito po yung pairing niya, magkakaroon ka po dito ng 1,500 po. So may left and right ka na, tama? So dahil may kinita ka na, plus 1,250 pa, okay? Sa mga free time niyo lang po yan, ma'am, sir. Pero magkano na po yung kinita mo in just one day po? Okay? Okay. Then sa pangalawang day mo, may sumali ulit. Si friendo mo. Ayan. So dahil may nailagay na sa'yo sa left, babangga na lang po. So yung friendo mo, napasali mo, ilagay natin sa right mo. Ayan. Mayroon ka po ulit na pairing. And then meron ka po dito na commission, 1,250, then pairing po, ayan, 1,500. So, sobrang sarap lang, then napasali ulit si friend mo, may friend 3 ka ulit napasali, may pairing, plus 1,250, and then pairing 1,500 po. So, sobrang ganda, tuloy-tuloy na po yun. Non-stop na po yan. Okay? And then, ito po yung mga, ano natin, yung mga product na example po na sobrang ganda na kahit saan ka na pwedeng-pwede mong gamitin, okay? Pwede mong i-share, pwede mong gamitin muna para at least ikaw mismo
na makakapagsabi kung gaano kaganda ang produkto natin. Okay? Then, ayan po, marami ka pong choices na pagpipilian. Okay? Ikaw na lang po yung kulang. Okay, yan. Ayan po. Then, sa lahat po dito, kung yan lang po ba yung, ma'am, yan lang po ba yung 8998? So, ito po, may tinatawag po tayong upgraded account. Okay, ayan. So, start package 1, 8998. Ito po yung mga student. Ayan, student. Yan sa mga ano po, yan, sa mga nag-i-start, yan, 8998. So, maximum potential income, 450,000, okay? So, yun. So, free groceries mo, magkano? 9,500. Pero ang inilabas mo po ay 8,998 lang. Okay? And then, standard package. So, sa mga dito, dahil mas gustong kumita o may nagdagdag. So, ang nilabas niya dito is 35,992. So, ang free groceries worth of 38,000. Pero ang maximum potential niya, magkano naman? 1.3M. Diba? 1,300,000. Grabe. O, yan pa lang yun. O, paano po itong professional package 3? Ito po yung sinasabi nila ng 62,986. Ang free groceries niya, magkano? 66,500. So, imaginein mo, pwedeng-pwede ka na magtayo niya ng groceries mo. Imaginein mo, pwede kang kumita, pwede kang matulong. Diba? So, pero magkano yung maximum potential income niya? Ayan po, 3,100,000. So, magkano po yung inilabas nila? 62,986. Okay? So, kung kanina ay ito po yung pinaka-mas professional. Kasi ito po talaga ang sa mga gustong-gusto talaga mag-business na malaking kitaan talaga, yung gusto nilang mabilis ang kitaan, ito po yung kinukuha ng kalahatan, lalo na sa mga professional dyan. Ito po yung kinikita nila, mga, for example, mga army, OFW, mga teachers. Ayan po, ito po yung mga kinikita, ito po yung mga kinukuha nilang business package, yung worth of 134,970. Maximum potential income niya is 6,700,000. Pero magkano po yung free groceries worth of 142,500. Okay, sobrang laki, di ba? Sobrang laki ng free groceries niya. Pwedeng-pwede na pong kumita talaga. So, sa groceries pa lang, kitang-kita na. Okay? So, ayun po, isa na rin po ako sa mga kumikita. Ayan po, in just one day po. Ayan. Ito po yung mga kasamahan ko din po. Ito po, government employee. Mga government employee po sila. So, ayan, si Sir Reggie. Ayan, nag-i-schooling po kasi. Pero active po yan. Everyday po yan. Nag-chat-chat po yan. Naku, ano po yung ginagawa nila. And then, ito si Sir Sister Ardon, major naman din po siya. Sobrang busy po ng tao. Okay, pero bakit nila ginawa? Yan, family account po yan. This is a Reggie. Magdadagdag pa po yan para sa mga anak niya. Okay, this is Sir Ardon. Ayan, family account yan. Imaginin mo, ayan, puro army po sila. Kaya, why God's army? Kasi, puro army po yung mga kasamahan ko. Ayan. Ayan, sila Sir Tolentino, sila Sir George. Ayan. Sila ay napaka ano, ayan, mga nakasama ko po sa office, kinuha po yung mga product. Ayan, ito po yung nanay ni Sir Ardon, ayan, makumikita in just one day. Ito po yung pamangkin niya. So, mga naka-multiple accounts po yan. Ayan. Ito po sila, Ma'am Ann, kasama po namin. And then, aking mentor, kinuha po ang mga product. Ayan. Si Ma'am, yan, si Ma'am Ann, sobrang business-minded po yan. Kasi habang kumikita po siya dito sa Savers Powerful System, iba, meron pa rin po yung business na pinagkakabalan. Sobrang sipag po niyan. And then, yan, if you want success, remove your excuses. Sumama ka sa mga taong may pangarap sa buhay kesa sa mga tao puro reklamo sa buhay. Okay? And then do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Okay? Yan. So be part of our growing team, Savers Powerful System. With God, all things are possible. Matthew 19:26. Okay? Thank you so much po sa lahat. And knowing may natutunan po. Wait lang po.
Ayun. So yun, natapos ko din. I hope na naintindihan niyo po yung share ko po na business, no? So yun, back to you, Ma'am Mary Ann. Ayan, grabe. Galing ni Coach Virgie Mirabel, di ba? So yun. So meron pa tayong taong mag-share, syempre, di ba? Kailangan pakinggan nyo rin po siya. Kasi, di ba, dito sa business natin, di ba, marami at marami tayong matutunan. Hindi lang sa iisang tao, pagkos, di ba, sa mga grand mentors pa po natin. And then, syempre, so hindi ko na po patatagalin. So, sa resulta, talagang grabe po yung resulta, di ba? So, dati po siyang SM employee before, and then Millionaires Club ng ating company, 'di ba? And then Car Achievers. Ayun, 'di ba? Kasi nakatatlong sasakyan na po ito, 'di ba? Ang latest po nito is yung Fortuner, 'di ba? Grabe. And then syempre, Property Achievers na rin siya, and then international top earners po ito. Kung hindi ako nagkakamali, so top 22 po siya. 'Di ba? Grabe ang lupit. So, let us welcome our founder ng HEATS, syempre. So, give a round of applause to Sir to Mentor Mark Colmano. Ayan. So, maraming salamat po, Coach Mary Ann Bello. Dinigable po ba yung aking boses? Dinigable naman. Type 1 nga kayo ng 1, tong dinigable po. type lang po ng 1. Ah, wow. So, meron ako nakita sa habang naka-open camera. Dinigable. Sinerge niya sa may, ano, sa dictionary. May dinigable ba? Hindi, ano lang po yun. Salitang networker po na kung saan parang tipo na talaga nadidinig kami. So, anyway, before po ako mag-start, gusto ko po munang pasalamatan yung ating Panginoon na maraming salamat kasi pinagsama-sama tayo ulit at upang makapagbahagi po ng napakagandang oportunidad, di ba, sa bawat isa or sa mga kakilala po natin na pwede po makatulong sa kanila na magkaroon ng additional basket of income. Then gusto ko rin pong i-commend and then i-recognize to all the leaders ng ating buong grupo na nag-send, nagpapasok ng kanilang mga business partner and even follow-ups po dito sa ating Zoom. Okay? So, salute po. And then, hello nga rin pala sa ating 34,000 plus and counting participants na nakikinig po ngayon. At sa mga nasa Facebook Live po, alam ko may mga nakikinig din dyan. Magandang gabi po sa inyo. So, yan. So, nandito po ako sa harapan. Hindi po para kayo i-convince. Okay? So, nandito po ako sa inyong harapan upang makapag-share lang po ng konting mga bagay-bagay po na nangyari po sa akin sa tulong po ng Savior's Power for System. Actually, ang gagaling ng ating mga settlement at saka ng ating presenter kanina, si Up Mary, datingan na parang call center agent, di ba? With matching may mic pa. Si Coach G, talagang mismong sa sobrang linaw ng kanyang pagpipresent, gusto ko ulit mag-pay in. Di ba, Ma'am G, no? Mag-transfer na ako through GCash. So anyway, yun, welcome din po sa lahat po ng first-timers na nandito. So ano lang po, bigyan mo lang ako ng mga konting minuto para at least kahit papano maibahagi ko po sa iyo ano ba yung mga bagay-bagay na naintindihan namin. Bakit namin to ginawa? Bakit namin to idinagdag habang kami ay nagtatrabaho po dati? So, actually, bigyan mo ako lang ako ng konting minuto. Meron po ako ma-share para sa inyo. So, let me introduce myself first. My name is Mark Colmano. Isa po akong SM employee way back 8 years ago. And then, katulad mo, okay, naibahagi lang din po sa akin ito ng kaibigan kong babae. Actually, katrabaho ko from SM. Nag-work po pala ako from North EDSA. Ako po'y laking South Caloocan. Yan. So, shout out nga pala sa mga taga South Caloocan dito. Andito yung kababata ko. His name is Jonel Ledesma.
Yan. So, shout out sa aking kababata, nandiyan siya nakikinig. Oo. 'Di ba? So, ayun, andiyan din yung aking ano, yung bagong baliktad direct, si Raquel Baldo. Shout out nga rin pala diyan, nakikinig siya, no. So, sa lahat pa po, andiyan din si Ate Rose nasa Belgium. Oo, isa sa mga direct ko din. So, I hope na sana nasa mabuti po kayong kalagayan din, Ate Rose. Kasi grabe daw po sa Belgium yung medyo taas ng cases ng ano, ng virus eh. So, ingat po. So, anyway, katulad po ninyo, hindi po kami mayaman. Kung ito po yung mayaman, ito po yung mahirap, ito po yung nasa gitna, nandito lang po kami. Lalo na kung kilalang kilala mo ako, na way back nung ikaw ay kasama ko, nung ako ay nagtatrabaho, nung ako ay na nag-aaral pa, syempre, kung ikaw ay aking kababata din, syempre, kilalang kilala mo din ako. So, napunta po ako sa negosyo natin, ang nag-invite po sa akin, hindi ko kakilala. Oo. So, offline time pa po yun. Ako ay nadala pa sa opisina, Ortigas time pa po. Oo. So, 8 years ago. Super appreciated lang natin sa panahon ngayon kasi kahit nasa bahay ka, kahit ikaw ay nasa ibang bansa, kahit ikaw ay nasa trabaho or kung nasaan ka pa man, so nakikita mo na yung napakagandang opportunity. So, meron lang ako sa yung suggest, focus ka lang kahit sobrang dami ng distraction dyan. Oo. So, katulad mo lang din po, pinakita sa akin yung negosyo, naintindihan ko po ito. Oo, naintindihan ko siya. Yun nga lang, sa kahit naintindihan ko po, wala lang po akong 8998. Yes, you heard me right. So, shout out po sa lahat po ng mga first-timers dito na problema ang 8998, hindi ka nag-iisa. I feel you, kaibigan. Ganyan din po kami dati. Pero, kung bakit man po kami nasa harapan po ninyo, kasi hindi po sa amin nang ibabaw yung 8998 na ilalabas. No. Ang tiningnan po namin ay yung ibabalik po sa amin nung 8998 once na ginawa po namin yung sistema. Actually, dumiskarte po ako ng paraan. So, at least bago ko ipakita yung aking share screen, ang ginamit ko lang po na paraan dati upang ako ay makasali, ako po ay nangutang. Yes. Opo, ako po ay nangutang. Hindi ko po ito sinasabi para gawin mo, pero ito po yung una at huli ko pong ginawang pangungutang kasi sa negosyo ko naman siya ilalagay. Actually, nakakahiram naman ako dati, pero maliit lang. 20, 10, 50, 100 pesos. Mataas na yung 500 to 1,000. Okay? Pero sabi ko, kung nanghihiram na rin naman ako dati, ulitin ko na lang, at least sa negosyo ko siya ilalagay. And then, hindi po ako nanghiram sa isang tao. Yes, hindi po. Ako po ay nanghiram po sa siyam na kaibigan. Siyempre, friendly naman si Mentor Mark. May kaibigan din naman siguro ako, di ba? So, nanghiram po ako sa siyam na kaibigan, tagwa 1,000 pesos. Eh, may credible naman ako manghiram. Kasi may trabaho eh, di ba? So, sabi ko, Brad, pero naman ako 1,000. Meron lang akong importanteng bibilhin gagamitin sa bahay. Bayaran kita pagdating ng sweldo. So yun, pinahiram ako. So, siyam na kaibigan, nahiram ako taga 1,000, nakompleto ko yung 9,000. Agad-agad po akong bumili ng product package. Yes. Yung pinili ko, yung ano, yung talagang basic commodity. Ayan, yung as of now po ngayon, basic commodity ngayon, yung ano eh, yung immunobooster. So, yun, nakuha ko yung product package, ginamit ko po siya as personal use. Yung mga benefits na pinaliwanag ni Coach G, yun lang din po yung ipinaliwanag din po sa yung mga na-receive ko. And then I started this business as bilang part-time. Ito na, share screen na po ako. Share screen na. Ito na. Actually, meron akong hinanda kasi para sa inyo para kahit papaano mas maintindihan kung bakit mo siya kailangan gawin. So, ayan, i-ano natin. Ayan po, labas ulit ang aking chat box. All right. So guys, type mo nga ng 1 kung wala naman nakaharang. Ayun, 1 lang, 1. Type 1. Okay, wala nakaharang. So again, my name is Mark Polmano. Huwag niyo po muna pansinin yung picture ko sa may kanan. Guwapo lang talaga ako dyan. Di ba? Ang itsura ko po dati, 8 years ago, yan po ako. Yes. Di ba? So lalo na sabi ko nga no, kung ako ay kilala mo at nakita mo ako dati, talagang sobrang paya. Opo. Gangsta-gangsta lang po. So yan po ako dati, kung kamukha kita, huwag kang mag-alala, may pag-asa ka pa.
ang laki po ng tulong po sa akin ng mga products. Grabe. Lalo po sa panahon ngayon, napakaganda ng produkto natin. Lalo na pandagdag protection laban po sa mga viruses. Especially kung meron kang mga nakakasalamuhang mga tao sa labas. Kasi syempre, hindi mo naman alam kung sino carrier, di ba? So at least may dagdag protection ka. So actually, ako po ay empleyado ng SM North EDSA. Yan. Shout out sa sa kababata ko. Ano yan? Nag-work yan sa may SM North EDSA. So ako po ay stockman naman po doon. So ano po ako? 5 years po ako doon. Year 2007 hanggang 2012. Opo, sa warehouse po ako nagtatrabaho. So katulad mo, na-share lang din sa akin yung business and then hindi po ako nag-atubili na sumali sa negosyo. Kasi ang in-insert ko sa isipan ko, wala namang masama kung susubukan. Diba? At least nasubukan ko siya. Diba? So yan, matagal na po ako dito. I'm doing the business for almost 8 years plus na. Pag talaga kinarir mo to at seneryoso mo to at ginawa mo yung sistema na ginagawa natin, talagang magbabago at magbabago ang takbo ng buhay mo. Ayang pinapakita ko po sa inyong screen, ilan lang po yan sa mga bagay-bagay na ibinalik po sa akin. Imagine this. Hindi ko siya pinapakita para ipagyabang. Yung dating 8998 na namroblema ako, pero dahil ginawan ko ng paraan, napakarami ng binabalik as of now and counting pa. So actually, again, hindi ko siya sinasabi para ipagyabang kasi pwede siyang mangyari sa'yo. Imagine, a former SM employee doing part of Savior's Power for System, na-awardan po ako as one of the Millionaires Club ng ating company. Imagine mo, di ba? Yung 8,000 mo, lagay mo sa bangko, hindi nga tutubo yan eh, ng malaki. Di ba? So ngayon, mami, makikita mo naman yung income eh. Then, yun, doing part po of this business, dito na rin po ako nagkaroon ng sasakyan. So not once, not twice, tatlo na po. Ang latest car ko po ngayon, naka-Toyota Fortuner naman na kulay itim. Yes, yun nga, gamit-gamit ko siya kanina nung nag-meeting kami ng mga generals. Then, ayun, dito na rin po ako naka-experience na magkaroon din ng property. Pero yung property para paupahan. Oo, kasi ang mindset ko para siya ay maglabas pa rin ng pera. Oo, kapag ka talaga mismo nahahalubilo ka sa mga taong negosyante mag-isip, gusto mo na yung iyong asset naglalabas talaga ng income din para sa'yo. So dito ko po na-experience na magkaroon ng condo and then kahit papaano, maliit na townhouse naman. So papaupahan din po yan once na turnover na. Then dito na rin po ako nagkaroon ng chance din na makapunta na ibang bansa po, para magbakasyon and then ma-awardan ng Top Earner International Consistent since 2016 and counting. And then yun, isa na rin po ako sa mga mentor ng ating group at kumikita ng 6 digits every month. Again, hindi ko siya pinapakita para ipagyabang, pwedeng-pwedeng mangyari yan sa'yo. Pero ang question is, ano ba ang gusto kong ibahagi para sa'yo? Oo, kasi normal na lang yan, normal na po yung resulta dito eh. Normal na talaga siya. Oo, normal na po yan. Pero ano ba yung bagay na nakapagpaintindi and then nakakatch up sa sa mindset namin, bakit namin siya tinrabaho. So ito po yung bagay na gusto ko i-share para sa'yo. Give me a little more time so para kahit paano maibahagi ko. Ano to? Bakit kailangan mo magnegosyo? Yan. So ang ganda niyan, tanong, di ba? Ikaw na nakikinig ngayon, alam mo ba, okay, after mong magtrabaho, babagsak at babagsak ka sa pagnenegosyo. Wala po tayong exemption dyan. Wala po. Do you want to prove me to you? Bakit kailangan mo magnegosyo? Number one, kasi hindi tayo mayaman. At hindi tayo anak mayaman. Di ba? Kung tatanungin kita, marami akong nakikita. Di ba? Marami kang makikita sa may labas. Okay? Marami kang makikita na kung bakit maganda ang kanilang buhay, may kotse, may bahay, okay? Maraming mismo kahit papaano ipoprovide yung lahat ng pangangailangan ng family, nakakapag-travel sa ganito, merong mabubunot, kasi nagne-negosyo sila. Di ba? Tama ba? Kasi nagne-negosyo sila. Nick, I'm not against from employment, kaibigan, pero darating yung time pag hindi mo na kinaya pa magtrabaho, so magne-negosyo at magne-negosyo ka. Lalo po kami, sabi ko nga, hindi po kami mayaman. Hindi po.
Pero kung bakit ko po ginagawa ang pagninegosyo, kasi gusto kong yumaman. Gusto kong umasenso. At there's no other way. Sabi nga ni ano, ni Dr. Strange, there's no other way. Lalo na kung hindi ka mayaman, kailangan mo magnegosyo upang yumaman. Opo, upang yumaman. Oo, di ba? Kaya wala po, kasi again, wala akong nakikitang empleyadong umasenso. Negosyante marami. I know naririnig niyo po yung aking sinasabi and then nauunawaan niyo po, di ba? Lalo na kung ikaw na lang yung natitirang pag-asa ng pamilya mo upang sila ay umasenso, magnegosyo tayo, kaibigan. Yes. Pangalawa, na reason, bakit kailangan mo magnegosyo? Hindi habang buhay, kaya mo magtrabaho. Agree? Oo. Ikaw na nakikinig sa akin ngayon, lalo na kung nagtatrabaho ka ngayon, public employee, private employee, OFW ka man, professional ka man ngayon, tumatanda po tayo. Ako po, I'm 31 years old. Yes, magte-32 na ako on February 2022. Pero imaginein mo to, kaibigan. 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, pag nag-edad ako ng 60 to 65, hindi ko na kaya yung ginagawa ko ngayon habang malakas ako. Tama? Kaya ikaw na nakikinig sa akin ngayon, kung nagtatrabaho ka man ngayon, kaibigan, magnegosyo ka, dagdag mo. Hindi ko sinabing bitawan mo ka agad. Idagdag mo. Bakit? Hindi ka pa bata. Nagkakaedad po tayo. Hindi ka habang buhay malakas. Hindi. Hindi ka habang buhay malakas. 10 years from now, hindi mo na kaya na ginagawa mo ngayon. Kaya kailangan meron kang side hustle. Kailangan meron kang pinagkakakitaan bukod sa trabaho mo. Tama? Pangatlo na katotohanan. Darating sa time, maghahanap ka ng mga bagay-bagay na wala ka. Ano 'yon? Tulad ng bahay, kotse at savings. Ako naniniwala ako, ikaw na nakakapakinig sa akin ngayon, pangarap mo 'yan. Wala po akong kakilalang taong ayaw magkaroon ng sariling bahay. Wala. Lalo na kung ikaw ay padre de pamilya, okay? Padre de pamilya, hindi mo gugustuhin itira yung magiging pamilya mo kasama ng parents mo. Hindi, kasi wala kayong privacy. Wala. Kaya mas maganda meron kang sariling bahay. Alam ko nangangarap kang magkaroon ng sariling bahay. At alam ko nangangarap kang magkaroon ng sariling sasakyan. Yes, okay ang motor. Wala pong problema dyan sa motor. Kasi mabilis, and then magaan, pwede kang makapunta from point A to point B. Pero kung ang pamilya mo ay more than sa lima, hindi mo sila maisasakay sa motor mo. Hindi po. So kailangan mo ng sasakyan para kahit papano sila ay safe, okay? At the same time, sila ay komportable habang sila ay bumabiyahe. Lalo na sabi ko nga, kung ikaw ay padre di pamilya, dapat nakakotse ka. Siguro dagdag na lang na may motor ka, basta importante may sasakyan ka. I know na nakukuha mo yung aking point, no? Diba? Siyempre, ayaw mo naman siguro yung kung meron kang tatlo, apat na anak, 'di ba? Iko-commute mo lang ng bit mo, 'di ba? Tapos maraming mga kasabayan, ayaw mo nang ganoon, panigurado. Pangatlo, savings. Siyempre, pagka dumating yung time na merong piyesta, birthday, handaan, o kaya emergency, gusto mo na meron kang mabubunot. Pero trust me po. Yan po yung mga bagay-bagay na mahirap makuha kung ikaw ay nagtatrabaho. Oo. Yan po, honestly speaking. Sige nga, kung magtatrabaho ka, gaano ka katagal magtatrabaho para magkaroon ng bahay? Gaano? Sige nga, para magkaroon ng kotse, gaano ka katagal sa trabaho mo para makabili ka ng sarili mong sasakyan? Marami nga ako nakita eh. Nag-retire na, unigulong nga ng kotse, wala. Sad but true. And then savings, yes, makakapag-save ka ng ilang libo. Pero pag dumating yung emergency, ubos yung savings mo. Opo, kaya again, hanggat meron ka pang time na makapag-negosyo, kaibigan, real talk lang, mag-negosyo ka. Mag-negosyo ka para sa pamilya mo, para sa mga pangarap mo. Oo, habang malakas ka pa, habang bata ka pa. Pang-apat po, may pangarap ka para sa mga mahal mo sa buhay. Yes, I know, gusto mong i-provide lahat ng mga pangangailangan nila. Di ba? Lalo na kung ikaw ay magulang na, parents na, may anak ka na, gusto mo yung napoprovide mo lahat ng bawat gusto at the same time hinihingi din nila.
'di ba? Again, magnegosyo ka, kaibigan. Nasa harapan mo na 'yung negosyo. Gagawin mo na lang. Oo, ano pa? Online business is safe and easy. Oo, bakit siya safe? Kasi imagine kahit nasa bahay ka, safe ka sa crowd, safe ka sa virus kasi nasa bahay ka lang. 'Di ba na-appreciate mo ba 'yon? Nandito tayo sa may bahay pero nakakapag-negosyo ka. Easy kasi napaka-doable lang niya. And then susundan mo lang, oh, imagine. Sino po dito sa may sa ating participants ang walang Facebook? Oh, 'di ba? May Facebook ka? 'Di ba nagpo-post ka? 'Di ba nagla-like ka? 'Di ba nagko-comment ka? 'Di ba nag-share ka? Oh, 'di ba naka-online ka rin naman? So napakadali niya na kung marunong ka mag-Facebook, magagawa mo 'yung negosyo natin. Eh may system support pa. May ganito pa. May Zoom. Actually, 'yung Zoom nga gathering lang natin 'to eh. Hindi kasi pwede sa may video messenger, 'di ba? 'Yung marami, 'di ba? Pero still napakadali niyang gawin. So napakadali, 'di ba? Napakadali. Kahit nga bata nagagawa eh, 'di ba? So hindi lang po kami ang nagsasabi niyan. Lalo po sa panahon po ngayon, in demand na po ang online business. Hindi lang ako nagsasabi niyan, oh, imagine. Isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, si Bill Gates. Bill Gates wasn't kidding when he said, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Dati tinatawanan yan. Pero nung nagkaroon ng pandemic, alam mo ba na baliktad ang sitwasyon? Lahat po ng negosyo ngayon nilagay na sa online. Yes. Diba dati pag umo-order ka, pag bibili ka ng gamit, dati pupunta ka ng mga mall or grocery, ngayon online na. Diba? Ipapabook mo na lang, ipapalala mo muna, darating na sa'yo. Diba yung dati ang school, pupunta ka ng eskwelan para makapag-aral. Ngayon, online school na. Dati ang church, pupunta ka rin sa main church para magdasal. Siyempre, pwede pa rin naman. Pero ngayon, online church na. May online wedding na nga. Diba? O imagine mo nga, yung mga tinda-tinda sa mga kanto, minsan ino-online na. Pinopost na sa Facebook, o aminin, di ba yung mga isaw-isaw, di ba yung mga barbecue, yung mga hotdog, di ba pinopost na sa may Facebook, o order kayo dito, order kayo dyan, o di ba online na. So, pag umorder ka, iahatid pa sa bahay mo, o di ba? So, ganun siya talaga, di ba online na, o ano pa, si Mark Zuckerberg, alam naman natin, Facebook is online. Eh, ilan ba user ng Facebook? Napakarami. Sa Pilipinas pa lang eh. If I'm not mistaken, number one ata tayo sa paggamit ng Facebook. Grabe, laki na rin nakinita niyan sa ng online. And then ito, yung isa sa pinaka-top 1 na mayaman sa buong mundo, si Jeff Bezos. Ang negosyo niya yung Amazon. So, in other business dito sa atin, para siyang Lazada, para siyang Shopee. Oo, Amazon naman yung kanya. Pero imagine mo na lang, ha, wag na yung monthly niya, trillion na yan eh. Yung per second na lang niya kumita ka ng ganyan. Imagine kaibigan, kumita ka ng 124,000 plus doing part of online business na nasa harapan mo, malaking tulong yan para sa pamilya mo. Malaking tulong talaga yan. Kaya kailangan mabuksan yung isipan mo na yung negosyo nasa harapan mo, napakalaki po nito. Huwag mo siyang tingnan na small, huwag mo siyang tingnan na parang laro-laro lang. No, ang laki ng income po dito, mamaya makikita mo. Di ba? Hindi lang kami nga nagsasabi dyan, pati mga mayayamang tao sa labas. Then good news, our business is online. Yes. And number one in multi-level marketing, e-commerce industry sa buong Pilipinas. Imagine mo, again, sabi ko nga po, isa lang po ako sa produkto sa mga taong natulungan ng online business na nasa harapan mo. Actually, napakarami po namin. Isa na nga dyan, yung nag-present nga sa atin kanina, di ba? Si Ma'am G. And then, andyan din si Ma'am Belo, Ma'am Mary Ann Belo, si Ap Belo, Apramon Belo, si Ap Riggs, Ap Rain, etc. And then, ito pong mga nasa harapan nyo, mga pangkaraniwang empleyado lang po yan dati. Take note, wala po kaming 8998 kaibigan. Yes, wala po. Pero meron kaming pangarap. Pangarap, lakas ng loob, at tibay ng dibdib upang magnegosyo, kaya namin siya nagagawa. And then look at them now. Yung dating 8998 na ginawa ng paraan, kita mo naman yung binabalik sa kanila ngayon. Di ba? Si ano, si Coach Joanna Marie Garces, a former SM employee. Diba? O imaginein mo,
nakakotse, na-awarded ng top earner, pinakamababa niya 100,000 plus isang buwan. O ito, si Coach Mary Rosal Dua, a former SM employee, sales lady. Diba? Nakakotse, na-awarded ng international top earner, may property. Pinakamababa, 100,000 isang buwan. Sino pa? O si Coach Mary Ann Marbella, sales lady from Landmark. May kotse, na-award na top earner. Imagine mo naman, di ba, yung kumita ka na almost kalahating milyon isang taon. Hindi yan biro. Kasi daig mo pang 4 years plus sa labas para kitain yan. Di ba? O si ano, si Coach Ian, a former SM employee din from Makati yan. O imagine mo, kotse, bahay, condo, top earner, and then 6 digits every month. Di ba? Talagang kinikita. Ano pa? O, andyan si mentor Diana Jobly, a former sales lady from Robinson's Galleria. Andyan din si wife, si partner, si Apriya. O imagine mo, tandem namin siyang ginagawa. Pero imagine, iba yung kinikita niya, iba rin yung kinikita ko. Diba? Yung pera niya, pera niya. Yung pera ko, pera ko. Joke lang. So ano ba? So si Valerian Arangote, one of my direct din. Siyempre, o imagine mo na lang, diba? A former nurse from Medical City, pero ngayon, grabe, nagkakalahating million isang buwan. And then yours truly, ako naman, and then sila Mentor John Mel, Mentor John Lee, the founder of Sabre's Power Core System. Imagine po, isa lang po kami sa napakaraming tao na natulungan ng business na to. Kaya again, sabi ko nga, huwag mo siyang baliwalain, kaibigan. Huwag. Diba? At least kahit papano, subukan mo, mayroon kang chance na magbago ang takbo ng buhay mo. Katulad sa amin. Ano pa? Hindi lang kami. Even professionals, even government employee. So, ginagawa po ng part-time ang negosyo. And yet, kumikita through Saviour's Power Core System. Sabi nga po namin, kung ito ay illegal, hindi mo yan makikita na naka-uniform at nagpapa-award pa sa opisina. Yes, nung offline time pa, umaakyat sila sa stage, ina-awardan namin, and then naka-uniform pa. Imaginein mo kung negative ka, sila nga nagpapa-award eh. So, nakasali, ikaw pa kaya? So again, killing aside po, imagine mo kung gaano kaligal yung negosyo natin. Diba? And then yan, yung mga part-timer natin na mga nasa government. So napakarami pa nila eh. So sabi ko nga kanina, yung Facebook mo, and then yung cellphone mo, kung dati yan dati ay kinakagastusan mo ng load, 'di ba? Ngayon pwede mo na siyang pagkakitaan through Sabre's Power Core System. And then yun, try. Wala namang masama kung susubok. Sabi nga doon sa isang word, sa isang quote na ano eh, you'll never know if you never try. Tama? And then tanggalin yung takot at duda. Di siya nakakatulong. Alam mo ba, bigyan kita ng konting ano, konting idea. Ang lahat ng successful na tao, tinatanggal nila ang takot at duda. Kasi alam nila, pag punong-puno sila ng takot at duda sa isang bagay na gagawin nila, hindi sila magiging successful doon. Hindi. Kasi lahat ng taong successful, risk-taker po sila. Yes, risk-taker po sila. Oo. So dapat ikaw din, risk-taker ka. Diba? So, eto lang. Ayan. A little advice. Sana hindi ikaw to, ha? Oo. Ano yun? Okay, yung pagiging sigurista. Bakit? Kung bakit marami pong tao sa Pilipinas ang mahirap or hindi umaasenso, okay? Kasi napakasigurista nila. Bakit? Sa Pilipinas ka lang makakakita ng gusto kumita pero ayaw maglabas ng pera. Yes. Agree ba? Agree. Baka ikaw yun, ha? Again, sabi ko nga po, pag nagne-negosyo ka, normal meron pong puhunan. Why? Tong its nga, may puhunan eh. O, subukan mo tumaya sa tong its. Ewan ko lang kung patayin ka ng kasamahan mo, kung wala ka namang kasi. Diba? Laki na nga, may puhunan eh. Yung ending nga, may puhunan eh. What do I mean? Lahat po may puhunan. Negosyo pa kaya? Diba? So, normal lang po sa negosyo po natin. Actually, bibili ka nga lang ng product eh. So meron ka ng business eh, 'di ba? Eh sa labas nga eh para makapagnegosyo ka kailangan mamuhunan ka ng malaking pera eh. Daan-daang libo eh. Ito nga worth of 8998 lang, mas mahal pa nga ata cellphone mo.
pero may chance ka ng kumita ng kalahating milyon isang buwan. Diba? So again, tanggalin yung pagiging sigurista. Oo, maging sigurista ka lang kung wala kong gumagawa nito at ikaw lang at yung tao nag-share lang sa'yo. And napakarami ng taong gumagawa. Mga professionals pa, mga businessman pa, mga kilala pang tao ang gumagawa ng negosyo. Diba? Eh what more tayo pa? Diba? Senator Manny Pacquiao nga, kasama rin din natin eh. Diba? Even mga nasa, ano meron, mga entertainment, mga artista. So what more tayo pa? Diba? Ano pa? Ito, yan. Ito malaking tulong to. Baka madaanan ko po ito sa inyo. Ito pong aking sasabihin, at is kahit papano, ma-share ko lang din po. So, paungunahan ko na po kayo, pasintabi lang po. Okay? Sa mga aking mga maibibigay na aking mga explanation, baka sakali po na makatulong po sa inyo. So, ano yan? Una, wala akong pera. Wala akong 8998, rather. Okay? Kung ikaw ay na-invite dito at wala kang 8998, normal lang yan. Alam mo, mas nakakatakot kung ilang taon ka na nagtatrabaho tapos wala ka pa rin 8998. Yun ang nakakatakot, kaibigan. Opo. Bakit? Baka marami rito sa nakikinig po sa akin, 5 years plus ka na, 10 years plus ka na, 20 years plus ka na, pero wala ka pa rin 8998. Katakutan mo yan, kaibigan. Alam mo kung bakit? Walang nangyayari sa iyo sa trabaho mo. Ang naiipon mo, edad, uniform, payslip, ID. Opo, it's just an eye-opener to you na kailangan mo magnegosyo upang ikaw ay magkaroon ng pera. Tama ba? Again, gumawa lang po kami ng paraan, kaya po kami nakasali. Again, alam ko, kaya mo din. Pangalawa, fear and doubt, nasagot ko na yan kanina. Tanggalin po ang fear and doubt, ang takot at duda. Sabi nga ni Mentor John Mel, okay, pag ikaw ay puro ka fear, o pansin mo, wala ka tuloy fear. Tama ba? Ano pa? Paano pag wala ako napasali? Okay, take note. Di ba nakita mo yung explanation ni Coach G kanina na once na ikaw ay nakaposisyon, yung tao nag-refer sa'yo, pwede kang mabatuhan ng tao. So ibig sabihin, kahit wala ka napasali, gagana pa rin sa'yo yung negosyo. And then take note, hindi lang tayo kumikita through referral. Kasi pwede kang mag-post ng products. Pwede kang mag-share ng products, kikita ka pa rin. Tama ba? At pwede kang mabatuhan ng tao nag-invite sa'yo. Diba? So again, meron at meron. Tsaka imagine mo, diba nakakita ka na ng magtataho? Diba nakakita ka na ng magtataho? Ang magtataho, simula umaga, sigaw na sigaw yan ng taho, 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 taho. Wala yung pakialam sa mga taong nakakarinig at hindi bumibili. Tama ba? Pero ang tanging niyang ang tanging may paki siya sa mga tatawag sa kanya para bumili sa kanya ng taho. Tama? Simula madaling araw, umaga, tanghali hanggang hapon, makikita mo yung taho niya, ubos na. Bakit? Ina-advertise na ng ina-advertise yung taho niya. So ibig sabihin, yung negosyo natin, kailangan mo lang siyang i-advertise. I-post mo, i-share mo, 'di ba? I-ano mo, ipakita mo sa mga tao mismo na nasa may paligid mo, pansinin mo, may bibili at bibili sa'yo. May sasali at sasali sa'yo. Diba? Pagka walang sumali sa'yo, ipapatawas kita, kaibigan. At saklap naman nun, wala man lang taong gusto magtiwala sa'yo. Again, meron po. Pero trust me, kung sino pa yung mga tao magtitiwala sa'yo, yun yung mga taong hindi mo kakilala. Ganon siya talaga. Opo. Yun. At napakarami ng taong hindi mo kakilala na magtitiwala sa'yo. Promise. Opo. Ano pa? Paano pag hindi ako kumita? Again, hindi ka lang kikita sa negosyo natin pag hindi mo ginawa yung ways of earning. Kasi kaya nilikha yung ways of earning para gawin. Normal, pag hindi mo ginagawa yung ways of earning, hindi ka kikita. Para sa trabaho mo, o imagine mo, huwag mong gampanin yung trabaho mo sa trabaho. Diba? Huwag kang pumasok, magpa-late ka, magbalatuba ka dyan, wala kang gawin. Ewan ko lang kung sumweldo ka. Tama ba? So what if sa negosyo din natin, ganun din. Pag hindi mo ginawa yung ways to earn, normal, wala kang kikitain. Lalo na kami po, hindi mo kami boss. Hindi tayo employment. Tayo ay naka-based on the commission. Commission po tayo. At kung mas masipag ka, mas malaki ang commission mo dito. Yes.
Oo, eh paano kung tatamad-tamad ka? Eh di normal, wala kang commission. Pero syempre, hindi ka naman tatanggalin. It's up to you kung gaano kalaki ang gusto mong kitain. Diba? Pag ginawa mo yung ways of earning, kikita ka ng malaki. Oo, ano pa? Paano pag hindi ako yumaman? Yan, sabi nga po natin, huwag na yung sobrang yaman. Yung magbago na lang yung estado ng buhay mo at maging simple para sa'yo ang lahat ng bagay. Ano yun? Yung paglabas mo ng bahay mo, di ba? Meron kang sasakyan, mamimili ka kung ano yung gagamitin mo, papunta sa point A, papunta sa point B. Mas simple po yun. Ang mas mahirap, paglabas mo ng bahay mo, fresh na fresh ka, papunta ka sa trabaho, di ba? Alam mo yung biyahe pa lang, pipila ka, mabibilad ka na, pag akyat mo pa ng bus, minsan siksikan pa, pagdating mo sa opisina mo o sa trabaho mo, alam mo yun, fresh na fresh ka bago lumabas, ang pagpasok mo sa trabaho mo, para ka ng amoy pa uwi. Oh, di ba? Grabe, alam na ko na-experience mo nung offline. Lalo na nung pumapasok ako sa may Watsons dati, grabe, umaga pa lang. Talagang yung mga empleyado, talagang nakikipagsiksikan na. Grabe talaga yun. Ang hirap ng ganun, di ba? So, mas simple yung meron kang sasakyan, mamimili ka kung ano gagamitin mo, papunta sa may trabaho, papunta doon sa may sa lugar na pupuntahan mo, mas simple po yun. Mas simple siya. Again, sabi ko nga po, ang simpleng bagay pag yumaman ka. Lahat ng bagay na simple, nagiging simple siya pag yumaman ka. Kaya yan nagiging mahirap. Kasi ang totoo, wala tayong pera. Ganun siya kasimple. Pag marami kang pera, lahat dumadali. Promise po. Bakit? Hindi ko po sinasabi na kailangan mong sambahin ang pera. No. But money is next to oxygen. Pag meron kang pera, dumadali ang lahat ng bagay. Diba? Pag meron kang pera, nababawasan ang mga problema sa bahay. Diba? Alam mo yan, lalo na kung naririnig mo ako, lalo na kung empleyado ka, pag marami tayong pera, gumagaan ang lahat ng bagay. Yes, hindi ko sinasabi na yun na talaga yun, pero mas gumagaan at wala ka masyadong isang problema. Kasi nga, again, meron kang mismo ano pang provide. Again, yung umasenso na lang kaibigan, huwag na yung sobra-sobrang yumaman. Eh lalo na pag yumaman ka, grabe na talaga, di ba? Then, paano kung hindi ko kaya? Again, ako din po, hindi ko ito kaya. Pero sabi ko nga, dahil gusto kong umasenso at gusto kong yumaman, lahat ng bagay na hindi ko kaya, kakayanin ko para sa aking pamilya. Opo. Lalo na, sabi ko nga, kung parents ka na, lahat ng bagay, di ba, gagawin mo para i-provide mo lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Yes, kayang-kaya mo. Tayo lang minsan nag-iisip na hindi mo kaya. Dinudumihan mo lang yung isip mo. Kaya mo yung lahat ng bagay. Kailangan mo lang gawin at aksyonan. Magagawa at magagawa mo. Oo. Ano pa? Paano pag nalugi? Excuse me. Ang negosyo natin ay walang lugi. From the very start, bibili ka lang ng product package. May kasama na siyang benefits, may kasama siyang business. Ang tanong, saan ka nalugi? Diba? Ang negosyo natin, it's either tabla lang or panalo. Tabla, kasi may product ka marireceive. Panalo, pag tinrabaho pa natin. Kaya wala pong lugi sa negosyo natin. Wala po. Wala akong time dyan. Busy ako sa work. Again, kung ikaw ang kung ikaw to kaibigan, ikaw na nakakarinig sa akin ngayon, ang dahilan mo, wala akong time dyan, busy ako sa trabaho, busy ako sa work, again kaibigan, katakutan mo yan. Bakit? Sa sobrang tagal mo na pagtatrabaho, na sobrang focus sa focus ka dyan, wala ka ng time para sa mga bagay na pangarap mo, para sa sarili mo, again, dyan ka mas matakot kaibigan. Bakit kailangan mo ito gawin? Para magkaroon ka ng oras para sa sarili mo. Para magkaroon ka ng oras para sa pamilya mo. Yes, para magkaroon ka ng oras sa mga bagay-bagay nang hindi ka habol ng habol ng habol sa oras. O take note, sa mga empleyado nakikinig sa akin ngayon, sige nga, kailan ka hindi naghabol sa oras araw-araw? Paggising mo pa lang, pagpasok mo pa lang, di ba? Habol ka ng habol ng oras. Gusto mo ba lagi ka naghahabol sa oras? Gusto mo ba na habang buhay wala kang time? Ang masaklap nga sabi nga diyan, maraming tao wala nang ang time. Wala pang pera.
again, sabi ko nga, sana hindi ikaw to. At kailangan mo maintindihan na kailangan mo magnegosyo kasi para magkaroon ka ng time freedom at financial freedom para sa sarili mo. Again, hindi ka pa bata, nagkakaedad ka. 10 years from now, tatanda ka na. Katulad ko rin, siyempre, tatanda rin naman ako. Pero again, kung hindi ka magnenegosyo, di ba, baka yung pinagpapaguran mo dyan sa may trabaho mo, mauwi sa wala kasi ang yumayaman yung boss mo lang. Kailan mo balak payamanin yung sarili mo? Real talk siya, pero totoo. Di ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, kahit dami ng papers dyan na ginagawa mo, di ba? Magkano lang ang sweldo? Ang yumayaman yung boss mo. Di ba? Kung ikaw naman, take note, hindi ko po, I'm not specific doon sa pinaka-background, pero totoo siya. Kung ikaw ay security guard, kahit ilang poste or building ang bantayan mo, hindi ka yayaman dyan, ang yumayaman yung boss mo lang. Diba? Kung ako ay stockman, kahit ilang ayos ng warehouse ang gawin ko at tag ng produkto, palabas papuntang selling area, hindi ako yayaman doon. Ang yayaman, si Watson's lang, yung boss ko lang. Eh, kailan ko ba payayamanin yung sarili ko? Tama ba? So again, kailangan mo magnegosyo. Kailangan mo magnegosyo para magkaroon ka ng time freedom at financial freedom, kaibigan. It's an eye-opener to all of us. Oo. Ano pa? Ayaw ko sumali dyan. Pagkakakitaan nyo lang ako. Take note. Ito ah. Bakit ka namin pagkakakitaan? Di ba? Eh, alam naman namin wala ka naman pera. Ba't ka namin pagkakakitaan? Then, alam ba, then sinasabi ba namin before ka namin introduce sa negosyo, may pera ka ba? Wala naman kami sinasabing ganun ah. Ang intention namin, ipakita sa'yo yung negosyo at i-share namin sa'yo. Hindi namin tinitingnan kung may pera ka man or wala. Ang intention namin, i-share namin sa'yo yung negosyo. At alam mo ba, kahit hindi mo gawin yung negosyo, matagal ka ng pinagkakakitaan ng mga tao sa labas. Do you want to prove me to you? O example, di ba? Di ba pumapasok ka sa trabaho mo? Kung wala kang service at nagko-commute ka, ayaw, di ba nagbabayad ka ng pamasahe sa driver? O ayaw mong may kumita sa'yo? Kasi magbabayad ka ng ano eh, ng pamasahe. Siyempre, kikita ang driver. Ayaw mong kumita yung driver? O huwag ka sumakay. Maglakad ka. From point A to point B. Maglakad ka. Di ba kumakain ka? Normal, bibili ka ng pagkain sa tindera. Sa palengke, sa fast food chain, sa mga tindera. Kainan. Di ba? O ayaw may kumikita sa'yo kasi kikita tindahan pag bumili ka, di ba? O huwag kang kumain. Ayaw mo pa yung may kumikita sa'yo eh. Huwag kang kumain. O pupunta ka ng mall, bibili ka ng damit. Di ba? Normal, pag bumili ka ng damit, kikita sa'yo yung store. Tama? O ayaw mo may kumikita sa'yo, huwag kang magdamit, kaibigan. Ba't nakadamit ka? Ayaw mo pala na may kumikita sa'yo eh. So normal po na kahit hindi mo pa ginagawa yung negosyo, pinagkakakitaan ka na sa labas. Eh ang tanong, bakit hindi mo nalang gawin yung negosyo para ikaw naman yung kumita? Tama ba? Ikaw din yung kikita. Tsaka yung kinikita din namin, kikitain mo rin. Oo. Diba? So again, diba? Hindi ka namin pinagkakakitaan. Ikaw yung dapat kumita. Pag ginagawa mo yung negosyo kasama namin, kikita at kikita ka sa negosyo. Oo. Ano pa? Sa taas lang yung mayaman dyan. Of course, tama po yan. Bakit? Kami yung, siyempre, kung sino yung mga taong naunang naniwala, sino yung mga taong mismo na nag-undergo at ginawa yung sistema, normal aangat at pupunta sila sa taas. Eh dati rin naman kaming galing sa baba. O take note, di ba sa may trabaho mo? Di ba? Galing ka sa may baba. Bakit ka napupunta, umaakit ang position? Kasi napopromote ka. Tama ba? Pero kahit ilang promote ka pa, dyan sa may trabaho mo, still ang yumayaman, yung boss mo lang. Bakit? Eh, empleyado ka eh. Unlike sa negosyo natin, kahit nagsimula ka man ngayon, gawin mo yung sistema na ginagawa namin, baka yung kinikita namin, kikitain mo rin. Kasi parehas tayo ng produkto. Parehas tayo ng negosyo. Parehas tayo ng marketing plan. Parehas tayo ng ginagawa. Nagkakatalo lang tayo sa sipag. Oo, it doesn't mean na kung ikaw ay nahuli at ako ay nauna, hindi ka nakikita na kinikita ko. No, kikitain mo pa rin po. Kasi dito, walang nauna, walang nahuli. Depende lang po yun sa trabaho na ibibigay mo. Oo. Ano pa? Saturated na. Again, hindi po totoo yung salitang saturated. Lumabas ka ng bahay mo at isigaw mo ang Savior's Power for System, napakaraming tao ang hindi pa po nakakaalam nito. Napakarami. Baka sabihin eh, ano yun?
eh di sila yung mga taong share-sharean natin ng negosyo. Sa Facebook mo pa lang, napakarami mong friends na hindi alam ang Savers Power Core System. O sige, pustahan tayo, punta ka sa may tindahan malapit sa inyo at itanong mo, alam mo yung Savers Power Core System? Baka sabihin sa'yo, ano yun? Di ba? Kaya again, ang daming prospect. Ang dami po. Ang dami. Di ba? So again, napakarami pong taong prospect. Hindi po totoo yung saturated. Hindi po totoo yan. Then, kontento na ako sa buhay. Again, kaibigan, a piece of advice, huwag kang maging kontento sa buhay. Oo. Kasi bakit? Sige ka, pag kontento ka na sa may buhay, kukunin ka na ni Lord. Oo. Di ba? Yung parang tipong kontento ka na sa may buhay, pag yan ang sinasabi mo, hindi mo na kailangan pa magnegosyo. Again, kaibigan, baka ang nakikita mo yung sarili mo lang. Kontento ka siguro may kotse ka, kontento ka siguro may bahay ka, kontento ka siguro may trabaho ka, may negosyo ka rin sa may labas, kung ano pa yung nagagawa mo. Pero ang tanong, yung tao bang nakapalibot sa'yo? Family mo, relatives mo, kaibigan mo, etc. Kontento ba sila sa'yo? Again, huwag tayo maging selfish. Andito tayo para mag-share ng business na pwede makatulong para sa kanila. Ang sarap kaya sa feeling na nagiging channel of blessings ka. Oo, alam mo yun, parang tipo yung dating wala na tao, tapos sineran mo ng negosyo, nakita ang negosyo, ginawa, tinrabaho, ngayon nagbago yung buhay, ang sarap ng pakiramdam, kaibigan. Di ba? Sa sobrang sarap ng pakiramdam nun, alam mo yung parang tipo yung tao na yun, pagagawan ka pa ng rebulto. Kasi ikaw yung nagpabago ng takbo ng buhay niya. Ganon siya kasimple. Again, huwag kang maging kontento. Ang sarap maging blessings para sa ibang tao. Oo. Then, hindi ko linya yan. Hindi ko rin po ito linya. Kasi ako po yung IT. Diba? O, imagine mo. Diba, nagtrabaho ako sa may SM. Hindi ko rin yung linya. Pero bakit ko yung nilinya? Kasi I have no choice eh. That time. So, kailangan ko magtrabaho. Pero nakita ko rin ang negosyo, hindi ko rin po ito linya. Kasi wala naman pong linya itong ginagawa natin. Pero kung bakit tayo nandito, iisa lang common denominator natin. Gusto mong kumita ng malaki at gusto mong makatulong ka para sa family mo, kaya ka nandito. At gusto mong tuparin ang lahat ng pangarap mo, di ba? Habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa mundo, di ba? So again, kung hindi mo ito lilinyahin, okay, bigan, this is my question to you. Kamusta linya mo? Kamusta? Diba? Kamusta linya mo? Sa panahon ngayon, wala nang linya-linya. Marami nga akong kakilala eh. Graduate ng nurse eh. Anong ginagawa? Call center agent. Marami nga akong kakilala. Teacher. Graduate ng teacher. Anong ginagawa ngayon? DH. I'm not saying na ano. Hindi po sa pag ano, the downgrade, pero still maraming tao ngayon hindi na nila linya yung ginagawa nila. Hindi na po. Basta kikita ka ng pera, marangal, etikal, moral yan, gawin mo siya dahil na para sa family mo. Hindi na po pinag-uusapan ano man yung ginagawa mo, 'di ba? Ano man yung trabaho na ginagawa mo, basta meron ka mismo na ipo-provide para sa family mo. Oo, basta legal yan, etikal yan, moral yan syempre, 'di ba? Ano pa? Business, okay? Negosyo. Medyo mabilis lang ito ng konti. You need to invite people. Yan yung sinasabi natin. Kailangan mo yung advertise ang negosyo natin. Jollibee nga, McDo nga eh. Kino-commercial pa eh. Itong negosyo pa kaya natin. Di ba napapansin mo? Kung friend kita sa Facebook, bakit lagi kami nag-a-advertise ang business? It's very normal. Oo. Bakit? Eh kasi naman puro mukha ko ang pinupost ko sa Facebook ko. Di naman ako kumikita doon. I-post ko na lang yung negosyo. May mga tao pa magkakaroon ng interest at pwede ko pa sila ma-share ng business at kumita. You need to invite people. Kailangan mo siyang i-share, nang i-share, nang i-share. Oo, eh ang dami kong Facebook friends. 'Di ba? Kung meron ka 5,000 Facebook friends at lahat 'yan na-sharean mo na, eh di pag-a-unfriend mo lahat, mag-add ka ng panibago. O, 'di ba? You need to invite people, i-share mo lang 'yung negosyo. Meron at meron po sasali, promise. Ano pa? Big money versus small money. Once na maintindihan mo po yan, kaibigan, eto tatrabahuhin mo. Kasi mas valuable yung effort at time na ibibigay mo sa negosyo ang ginagawa natin. O imagine mo to. Bakit ko siya sinasabi? Willing ka nga magtrabaho ng 8 hours plus sa trabaho sa halagang minimum eh. Eh eto pa kayang ginagawa natin na pag nilagay mo rito yung 8 plus hours mo,
na ginagawa mo sa trabaho, ang mismong kikitain mo kalahating milyon every month, 'di ba? Pag naintindihan mo 'yon, kaibigan, saan mo nilalagay yung effort at time mo, promise po, gagawin mo ang negosyo. Magne-negosyo ka. Then, huwag kang matakot na simulan ang business mo. Ang katakutan mo ay magtrabaho. Magtrabaho ka ng 30 to 40 years para sa ibang tao. Real talk, pero totoo. Again, hindi ka pa bata. Nagkakaedad po tayo. Oo. Then, whenever you like it or not, kahit ano man mismo, pero real talk lang po ito. Pag ikaw ay empleyado, parang ikaw ay yung nasa larawan na nasa harapan mo. Kahit anong tanggi mo, totoo po yan. Pag sinabi sa'yo, pag ng boss mo or ng superior mo, gagawin at gagawin mo. Yes. Experiensado ko na rin po yan. Yun yung totoo. Pero again, di ba, ayaw mo naman siguro na habang buhay kang ganyan. Siyempre, gusto mo rin naman magkaroon ng malaya at freedom. Tama ba? So again, yung Savers Power for System po, yung puputol sa lubid na nakatali sa'yo para ikaw ay maging malaya at magawa mo na magnegosyo ka para sa sarili mo at para sa family mo. Yes. Di ba? Then the only constant in this world is change. So medyo pasada na lang din to. Alam naman po natin nagbabago na ang panahon. Di ba? Ano yan? Example, yung dating pagsasaka na ginagamit ang kalabaw, ngayon traktora na. Di ba? Yung dati mga factory na maraming mga tao, ngayon machines na yung ginagamit. Tama ba? Then yung mga dati sa mga banko, para mag-withdraw ka, kailangan mong, tsaka mag-deposit, kailangan mong pumila ng pagkahaba-haba. O pansinin mo ngayon nagbago na. Ilan na lang ang teller? Kasi lumitaw ang mga ATM machine. Di ba? May deposit machine na nga eh. Di ba? Then yung mga security guard, take note. Again, I'm not being against from employment, yung iba dyan, pinalitan na ng CCTV. Diba? Pero syempre, mayroon pa rin iba pa rin na mga security guard. Pero again, mas reliable minsan yung CCTV kasi 24/7, hindi raw natutulog. Tsaka wala raw reklamo minsan. Tsaka wala kang over. Real talk, pero totoo. Diba? Then yung mga crew sa mga fast food chain. Diba? Yung iba pinapalitan na ginagawa nila ng robot. I mean, yung order machine. Diba? Alam ko, nakakita ka na yun eh. Dito sa may ilan sa mga nakita ko fast food chain dito sa may Jollibee, dito sa may Imabini, 'di ba? May pinipindot ng order na lang tapos pupunta sa cashier para bayaran, 'di ba? So again, nag-i-innovate na paunti-unti. Kaya again, sabi ko nga po, kailangan mo magdagdag kasi pag hindi mo dinagdagan, ang pinagkakakitaan mo, magugulat ka na lang, baka ma-lay off ka sa trabaho mo. Kaya kailangan mo magnegosyo. Ito ang isa sa mga pang-alternate na pwede mong gawin, kaibigan. Then, why? Savers Power for System. O, ito na. Bakit namin siya tinrabaho? Bakit namin siya sineryoso? Una, pwede mong gawing career. Yes, pwede mong gawing career. Ito, career na po namin to. Oo, talagang career na po namin to. Wala kaming ibang source of income kundi negosyo na Savers Power for System lang. Career na po namin to. Then magandang idagdag na another source of income kasi dito po pwede mo siyang gawing part-time. Yes. And what more kung pagka ginawa mo pang full-time, mas malaki kita mo, syempre. Then no risk at walang lugi kasi nga may kapalit na produkto, may benefits at may negosyo. Diba? No territorial boundaries yan or global market. O imagine mo, how appreciated the business. Andyan ka sa lugar mo. Nakikinig ka sa akin ngayon. Iba't ibang lugar tayo, buong Pilipinas, meron pa nasa ibang bansa, pero para na rin tayo nasa isang kwarto na nagkakausap-usap. How appreciated that business? Magtayo ka ng isang traditional business sa lugar mo, sa barangay mo, try mong dalhin yan sa iba't ibang mga probinsya dito sa Pilipinas, di ba? Hindi mo yung madadala. Unless kung magtatayo ka doon ng negosyo at maglalabas ka na naman ng pera. But more sa ibang bansa. Siyempre, mas malaki doon ang puhunan din na ilalabas mo. O imaginein mo, yung 8998 mo, kaya mong maibahagi yung negosyo buong mundo. Basta may internet ha. At mismo nakakausap natin through online. Yes, ganun kaganda ang negosyo natin. Imagine mo, bumili ka lang ng product package, di ba? Yung negosyo mo worldwide. Di ba? Ganun siya. Then, portable business,
na kung saan basta bit mo ang cellphone mo, laptop or gadget mo, iPad mo or mismo tablet mo, andun yung negosyo mo. Kanina, andun kami sa Starbucks, nagme-meeting, eh dala-dala ko cellphone ko, nandun yung negosyo ko. Oh, ganun na siya kasimple. Kahit ano suot mo, kahit nasaan ka man lugar, basta nandun ang gadget mo, andun yung negosyo mo, nadadala mo kahit saan. Diba? Then, no? Overhead expenses, ayan. Yan yung isa sa mga na-enjoy talaga natin. Wala kang iniisip na binabayaran. Walang binabayaran pwesto, walang pinapasweldohan tao, walang binabayaran tubig at saka ilaw. O, subukan mo magtayo ng traditional business. Ewan ko lang kung hindi sumakit ang ulo mo sa overhead expenses. Okay. Bigyan mo ako ng kakilala mo nagne-negosyo ng traditional na hindi niya sakit sa ulo ang overhead expenses. Bigyan mo ako. Yes, lahat po. Diba? May kita man or wala yung negosyo nila, tuloy-tuloy ang bayad sa pwesto. May kita man or wala yung negosyo nila, tuloy-tuloy ang pasweldo sa mga empleyado. May kita man or wala, tuloy-tuloy ang pambayad sa tubig at saka ilaw na gagamitin. Again, kaya minsan, kalimitan, since nung pandemic, ang daming establishments ang nagsarado kasi umaaray na sa overhead expenses. Walang kita eh. Walang taong pumapasok eh. Diba? So, ang negosyo natin walang ganyan. Through online tayo eh. Diba? So, talagang sinashare natin yung negosyo. So, ganun siya kaganda. Ano pa? Company stability. Diba? No question about that. Napakaligal. 15 years na po tayo and then and counting, napakarami pa mga tao yung mismo na matutulungan pa natin, di ba? Then proven and tested system, kahit bago ka lang ngayon, pag sinundan mo yung sistema, kikita at kikita ka. Take note ha, hindi ka lang kikita dito pag hindi mo ginagawa yung ways of earning. Yes, pero pag ginagawa mo yon, kikita at kikita ka. Yes. Then helping business. O imagine, saan ka nakakita na the more na marami kang tinutulungan, di ba, mas lalo kang nabibless. O imagine mo sa trabaho mo, kahit gaano karaming tinutulungan mong kapwa mo, empleyado sa trabaho mo, di ba, parehas lang kayo ng sweldo. Di ba? Again, sabi ko nga ito, itong negosyo natin, the more na marami kang taong tinutulungan, sinesira ng negosyo at nagbabagong buhay, nabibless ka at magbabago din ang takbo ng buhay mo. Ganon siya. Of course, pag konti ang natutulungan mo, konti ang blessings mo. Pag marami ka natutulungan, mas marami ang blessings mo. Ganon po siya. So, helping business po ito. O, imagine, magdadala ka nga lang, di ba? Ipapasok mo lang sa Zoom, tapos mag-share na lang tayo. Di ba? Pag nag-join, hindi sa'yo income. Pero siya kasimple. Di ba? Then, unlimited income. Yan yung na-enjoy ko dito. Unlimited income. We are not fixed. Unlike sa trabaho, kung magkano yung pinirmahan mo, yun lang yung sweldo mo. Dito po, pwede mismo mas lumaki. Depende sa trabaho na ibibigay mo. It's unlimited income. Then leverage, yan, darating yung time. Yung ginagawa ng mga mayayamang tao sa labas, ang leverage, magagawa mo yan dito. Excuse me. Lalo na pag nagkaroon ka ng malaking organization, hindi mo sila empleyado. Lahat yan business partner mo. Pero once na yon ay nag-imbita, gumamit ng produkto, and then ginagawa yung sistema, habang kumikita sila, kikita at kikita ka. Ganon siya kasimple. Again, mali-leverage ka dito. Oo. Then legacy, na soon, meron ka na maipapamana sa mahal mo sa buhay pag dumating yung time na sinundo ka na. So again, naipapamana po yung negosyo po natin. Natatransfer po siya sa mahal mo sa buhay. Ganon siya kaganda. Unlike sa work mo, diba? Kahit mag-retire ka dyan, hindi mo yun maipapamana sa anak mo. Take note, madali ka lang papalitan ng panibagong tao na mas bata at mas magaling kisa sa'yo. Diba? So again, ito may papamana ka na. Then ito, yan, ito, bibilisan ko lang ng konti. Gusto ko lang po ma-appreciate mo na yung negosyo natin, kahit nasa bahay ka at kahit ikaw ay nagtatrabaho, o imaginein mo, pag ginawa mo ng tama yung negosyo, ito yung future na naghihintay sa'yo. Again, hindi po ito malaking income. Pero still, pwede na. Lalo na kung ikaw ay isang pamilyadong tao at kumikita ka ng ganito, pwede na. So, start natin. October 2020 last year, okay, yung kinita po ng aking account, actually, ang account ko po rito, marami akong account. Yung pinaliwanan ni Apji, ang account ko rito, 15.
Oo, ang pinakita ko lang apat. Hindi ko na sinama yung panglima, pang-anim, pang-pito, pang-walo. Oo, yung kinita ko last October 2020, 138,959 net income. Pwede or pwedeng-pwede? Of course, pwedeng-pwede. Dahil mo pa nasa abroad. Tama ba? So, November 2020, hindi mo pa ubos yung kinita mo last month. May pumasok na naman. So, 239,000 isang buwan. Pwede or pwedeng-pwede? Of course, pwedeng-pwede. December 2020, 190,000. Not bad. 100,000 pa rin yan. Mahirap pumulot ng ganyan sa labas. So, mukha naman pumulot ng ganyan sa labas. Ewan ko lang kung may mapulot ka nga. Piso nga, mahirap pumulot eh. Ganyan pa kaya. Tama ba? January 2021, 142,000. Not bad. February, 196,000. Believe me or not, kaibigan, talagang pwedeng kumita ka ng ganyan. March, 244,000 isang buwan. April, 152,000 isang buwan. May, 204,000 isang buwan. June, 213,000 isang buwan. Less tax, less GC na. July, 241,000 isang buwan. August, 244,000 isang buwan. September, 223,000 isang buwan. October, 131,000 isang buwan. November, 149,000 isang buwan. Iba pa naman yung ngayong December. O, imagine mo kaibigan. Ito ha, walang pawiran. Okay? Kanina, punta muna ako dyan sa inyo. Kanina, galing po ako sa may West Insula. Oo, imagine mo to. May laman pa yung account ko sa Uno. May laman pa siya. Pero gusto ko lang po i-point. Kanina kasi last week nag-click ako ng cheque. Then kanina nag-claim ako ng Sodexo. Ito, live to. Gusto ko lang ito ipakita. O imagine mo kaibigan, live ah. Yung Sodexo po na ito, makukuha mo siya every 25 pairs. Oo. So ayan po, 500 pesos yan each. So ganyan siya kakapal. Imaginein mo to kaibigan, wala pong halong ano, hindi ko po siya pinapakita para ipagyabang. Imaginein mo, ikaw yung may Sodexo na worth 111,000 na hawak-hawak mo, good as cash, pwede mo ipang shopping sa SM, sa appliances, etc. Wala pa yung cash, hindi ko pa wini-withdraw yun. Eh. So pwede na rin ba? Pang 13 month pay mo. Dati, naalala ko dati, para magkaroon ako ng isang Sodexo, kailangan ko ng 25 pairs, di ba? So, ayan, tatlo. O imagine mo magkaroon ka ng tinatawag na 111,000. Take note ha, Sodexo po, wala pa po yung cash. Iba pa yung cash. At kinompute ko nga, kanina, pinakita ko kay Upbregs, para magkaroon ka ng 111,000 na Sodexo, kailangan nakapag-generate ka ng 2.5 million. So, ibig sabihin, actually, yearly lang kasi ako nagkiklik ng Sodexo. Yearly lang. Oo, every December lang. So, ibig sabihin, para pala kumita ka ng 111,000 na Sodexo, kailangan pala nakapag-accumulate income ka ng 2.5 million. E, naalala ko dati, para kumita ng 2.5 million sa SM before, 20 years ko po yun. 20 years. Eh imagine mo sa negosyo natin in 1 year time, December up to December 2021, 111,000. So, panigurado kahit papaano malaking tulong na rin po ito. Then sa mga sasama sa may Christmas party, so may chance ka na magkaroon ka nito. Opo, oo, isa to sa mga ipapapremyo ko po doon. Pero pag hindi ka sumama na Christmas party, wala po. So, makibalita ka na lang po sa mga kasama. Opo. So again, tago ko na rin. Good as cash pa rin naman to. Pwede mo siya ipang shopping. Di ba? Iba pa yung laman ng account. So gaano kasarap yun, di ba? May sigurado ng panghanda, may sigurado ka ng pang aginaldo, pang pamasko. Tapos, alam mo yun, syempre, ano lang din. Yung gusto mong bilhin, mabibili mo. Di ba? So anyway, balik muna ako dun sa may pinapakita ko kanina. Again, hindi ko po yung pinapakita para ipagyabang kaibigan. Gusto ko lang po ma-appreciate nyo, what if ikaw yung kumikita ng ganito at habang nasa bahay ka, ginagawa mo lang ng tama yung negosyo. Maniwala ka man or sa hindi, kung maniniwala ka, maraming salamat, pwedeng-pwede mangyari sa'yo. Pero kung hindi ka naniniwala, ang layo mo sa katotohanan ng mangyayari to sa'yo.
Kasi kami lang po, naniwala lang po kami at ginawa namin ng tama ang negosyo. Yes. And then sa mga SM employee, alam nyo po, ang Sodexo, pwedeng ipambili ng appliances, grocery, at kung ano-ano sa SM. Di ba? We've got it all. Pero again, maliit lang po yun. Maliit lang po. Grabe ang Sodexo ng mga top 1 to 5. Kalahating milyon ang Sodexo nila. Sabi ko, para kumita ako ng kalahating milyon na Sodexo, kailangan ko ng 11.9 million. Grabe! Sabi ko, grabe yan, oh. Eh, yung worth of 8998 ko dati. Di ba, hirap na hirap pa nga ako? Di ba? So again, ganun talaga negosyo. Pwede kang kumita ng sobra-sobrang malaki talaga. It's unlimited income kasi. Then ayan yung ilan sa mga daily income, hindi ko na ipinapakita lahat, pero pwede siyang mangyari sa'yo kahit nasa bahay ka. Oo. Di ba? Then, this is your future. So, yung ibang mga nasa e-check generated, pwede mo siyang i-click as cheque. Yeah. Ganyan po yung mga cheque. Yung mga previous na cheque ko po yan, ganyan po. From Union Bank naman po tayo. Then, pwede mo yung i-deposit sa iyong banko. So, yan. Minsan, nag-cheque ako, 300,000. Alam mo yan, yung ganito. Yan. Pagka pinapapalitan mo yung cheque mo, so, kala mo parang text lang. Di ba? Imagine mo, yan, almost kalahating million, yan, almost 300,000 pa lang sa kanina, ito 347,000 plus, ito kalahating million, ito kalahating million, ito kalahating million, 1 month. So again, hindi ko siya pinapakita para ipagyabang, ilan million na po yung ibinalik sa akin ng 8998 ko kaibigan. Kaya nga sabi ko nga eh, talagang magbabago talaga ang takbo ng buhay mo dito pag sineryoso mo talaga to. Then yan, in 3 years time, offline pa yan. 2017, 18, 19. In 3 years time, kumita yung account ko ng 7 million plus. Ang account ko na kumita dyan, Sham, 7 million plus. Opo. So take note, sa mga naka-multiple account po or sa mga magmo-multiple account pa, this is the best time for you na mismo na ikaw ay mag-multiple bago maubos ang perang pinagpaguran mo. Alam mo kung bakit? Darating po yung December 25. Gastusan po yan. Okay? Whenever you like it or not, pag hindi mo na ilagay sa tama yung pera mo, mauubos at mauubos yan. So gusto mo magbigay sa'yo ng maraming income yan? Diba? Gusto mo dumating yung time na talagang paldo-paldo yung ibabalik sa'yo? I-position mo ng maganda yung multiple account mo para magbibigay sa'yo ng maraming income. Pagdating po ng araw, ikaw din ang makikinabang. Hindi po kami. Yes, sabi ko nga po, no? Sabi ko nga din, no? Yung 15 accounts ko nga, okay, na nilabas ko dati. O imagine mo yung binabalik naman sa akin ngayon every month. Diba? Sabi ko nga, this is my 13-month pay na pwede rin maging 13-month pay mo din. Iba pa yung cash na papasok kasi may laman pa yung account ko eh. Nasa almost 1 million plus na. O imagine mo na lang, diba? Cash lang yun. Ang iba kasi na-withdraw ko na. Diba? So, ganun po siya. So, ayan. So, ayan. Ako, si wife, and then si Yuan. So, lahat kami mga naka-15 na house. Yan po yung aming account. Oo. So, pwede mo rin isama rito yung family member mo. So, ngayon, meron kami yung bagong newborn. So, lalagyan din namin ng account din yan. At magiging 15 accounts din si baby Zoe. Kalalabas siya lang last December 7, 2021. Grabe, no? Our bundle of joy. Oo. Then, ayan, yung ating mga leaders, so ayan yung ating mga support team, 'di ba? So huwag kang mag-alala, hindi mo ito gagawin mag-isa, kasama mo po kami, napakarami rin po namin. Then yan yung aming pag-share, pagkausap through Facebook, Messenger and then Zoom. And then yon, a few slides, okay? Yung nasa harapan mo ngayon, kaibigan, it's a big chance for you. Malaking tsansa ang nasa harapan mo. Chansa na wala sa labas. Chansa na kumita ka ng daang-daang libo every month. Chansa na maging hawak mo ang oras mo. Hawak mo yung, di ba? Nakakapag-decide ka para sa sarili mo. Chansa po yun. Na once na ito ay tinake mo, ginrab mo, magbabago ang takbo ng buhay mo katulad na nangyari sa amin. Yes. Yes, hindi po madali ang pagyaman. Pero once na ginusto mo at tinrabaho mo, makukuha at makukuha mo. Oo. Then don't decide on your current situation. Decide on your future destination. Huwag mo tingnan yung sitwasyon mo ngayon.
ang tingnan mo, ano ba yung mangyayari sa'yo pagdating ng araw, pag ginagawa mo na ang negosyo. Kung sa tingin mo, yung nangyayari po sa amin is ito rin po yung bagay na gusto mo, di ba? Again, gawin mo yung negosyo. Gawan mo ng paraan yung 8998. Yan yung susi para magkaroon ka ng chance magbago takbo ng buhay mo. Kasi ganyan din po kami dati, di ba? Then, wala nang mas gaganda pa sa plano na inihanda sa iyo ng Panginoon. Alam mo ba? Last slide na yan. Alam mo ba? This is the big gift for you na nakikinig sa akin ngayon. Bago dumating ang Christmas, nakita mo ang negosyo at gawin mo to, kaibigan. Ito yung napakagandang regalo mo para sa sarili mo, magkaroon ka ng negosyo. Bago maubos yung pinagpaguran mo. Para pag dumating yung time, di ba? Nagastos mo na yung iba, at least may pera, meron ka pa rin negosyo, magbibigay pa rin sa'yo ng income at ibabalik yung mga nagastos mo. Ganun siya kasimple. So, again, my name is Mark Polmano. Isa lang po ako sa napakaraming tao na natulungan ng Savior's Power for System. Ikaw na rin po yung susunod. So, balik na ako dyan. Again, sabi ko nga, no, maraming maraming salamat sa mga nakapakinig. And then lastly, before ipasok ko yung aking mic kay Coach Mary Ann, sa lahat ng first timers na nakikinig po ngayon, if you have a money na hindi pa buo yung 8998 pero meron ka ng hawak-hawak na pera, ilapit mo sa tao nang share sa iyo ng negosyo, matutulungan ka niya para maiposisyon natin yung account mo. At least habang mismo na ginagawan mo ng paraan yung pagkompleto, pwede ka na mismo makapag-share ng business at pumita and then makapag-undergo ng ating mga training. So again, my name po is Mark Polmano. Sorry kung medyo nakuha ko yung oras ninyo, pero isa po ako sa taong pwede makatulong. Coach Mary, back to you. Ayan, grabe, di ba? Grabe yung learning. So maraming salamat po, Mentor Mark, sa learning, sa natutunan namin ngayong gabi. Diba? And thank you po sa